What's up everyone? Good day po sa inyo lahat. Heto po ulit tayo, nagbabalik para po sa part 2 ng ating broadcast. Kanina we have an initial broadcast po ng ating pasilip sa Front Row All Access, but sa unfortunately hindi po tayo nakapag-successful login kanina. So sa lahat ng mga nakapanood ng broadcast natin kanina tanghali, that's good. Ngayon po, magpapakita tayo kung paano first na gagawin mo once na nagkaroon ka na ng access dito sa online Front Row All Access system natin. And of course, magbigay na rin po ako ng ilang mga reminders and tips at the end of this broadcast po para po magamit natin ng tama, especially when it comes to promoting our link, yung pong ating mga white label sites na tinatawag. So, do me a favor guys, make sure to hit the share button, comment a business partners. Kailangan po nilang malaman to kasi kailangan po nilang maging aware sa Front Row All Access. Kailangan po makapag-re-register tayong lahat. Okay? Para po less hassle na. I know yung iba sa inyo medyo nagulat po kanina after na mag-up yung system natin. And yung iba nagulat bakit hindi in-accept yung pay-in na nasa form. Kasi nga po hindi na nag-accept ng old process ngayon. So, kanina may mga pay-in kami na ipapasok sana pero hindi na siya tinanggap sa office natin kasi as per advice, lahat ng mga registration ng pay-ins would go through the online registration form. And mangyayari lamang 'yon kung yung mismong nakapag-DR ay meron na siyang access sa Front Row All Access system natin. Kung hindi pa siya nakakapag-re-register, so hindi siya makakapag-pay-in. So take note of this guys, pakisabi sa mga member po natin, kailangan if they want to pursue the business ng mas maayos, mas maalwan, they really need to do the re-registration process. Okay? By the way, isang hirap lang naman po yan, yung pong re-registration process. After naman po noon, mas madali na. Okay, I'm gonna entertain some questions rin. Pwede kayo mag-post dyan. Kanina, daming nag-message sa amin sa inbox. Ang dami talagang na hindi pa familiar. Ganun po talaga. Nagsisimula pa lang po tayo. First day po natin dito sa new system natin. So, expected talaga na ganyan yung mangyayari. Just gonna greet yung mga tao na nandito, we have your 34,000 viewers. Good day sa inyong lahat. So, share po ninyo yung broadcast natin. So, sino po dito yung nanonood ngayon, yung meron ng access? Sino na dito yung nakalogin? Sino na po yung nakalogin sa system? Comment ka dyan sa baba kung nakalogin ka na. Okay? While, sino po dito yung hindi makapasok? Kung hindi ka makapasok, ilagay mo dyan siguro, hindi ka makapag-login. May access ka na pero hindi ka makapag-login. Ilagay mo dyan, hashtag error. Yan. Para lang ma-identify natin kung sino na yung mga nakapasok at sino pa yung hindi. Okay, so a quick demo. Papakita ko po sa inyo yung ginawa ko kanina. Kanina doon sa first live broadcast, pinakita ko po na bago ako mag-attempt na mag-login, nag-reset muna ako ng password. Pero this time, hindi ko na po i-reset yung password ko since okay na ako dito sa password na naset ko. So, ito po yung mangyayari once na kayo ay nasa ano na. Ilalagout ko muna. Nakalogin kasi. Ayan. Share ko muna ang aking desktop na mabilis. So, there you go. Masyadong malaki yata. Palitin ko lang to. Wait lang po. Ayan. So, ito po yung ating website. That's frontrowofficial.com. So, kung meron ka ng login sa ating pong All Access, pwede kang dumiretso po dito. Now, you may just proceed to the login button na makikita mo dito sa upper right. Kung gumagamit ka ng Google Chrome na browser sa cellphone mo, pwede mo gamitin yon. Safari sa yung iPhone. Yep, it will work as well. So, just click the login and then ilagay mo lang dyan yung username na at password na gagamitin mo. Sa mga nagtatanong, ano po yung username? Ito po yung kasama sa email. Ulitin ko po, nung nagpa-re-register ka, may email ka natanggap from the office at yan po, nag-i-include po dyan or kasama niyan yung username na gagamitin mo. So, that's a 7 character. Combination siya ng number and letters. Alright? So, on my case, ito po yung aking username at ito po yung aking password. Na-set ko na po ito. And then, mag-a-attempt ako na mag-login ngayon. Pagka-login ko, magre-request ito ng OTP na masesend naman siya sa aking email. Kung ano yung email na ginamit ko for re-registration. So, punta ako sa aking email. Check ko yung aking inbox. Ito, Front Row. And then, ito yung OTP.
Okay lang kasi one time lang naman gagamitin to. Kaya okay lang na makita ninyo. Ayan. And then submit. There you go. Papasok na po ako sa, ayan, makakapasok na po ako sa first, yung parang pinaka profile overview. Ito na po yan. Hintayin natin mag-load. So, let's see sino dito yung mga nakapasok na. Meron na mga logins. Kung meron na kayong login, comment ka dyan. At kung nakapag-login ka na, comment ka dyan ng yes. So, there you go. Ito po yung aking profile. So, nakapasok na po ako inside my Front Row All Access website. Gamit yung username at yung password na nireset ko. Yung iba nagkaka-problem sa pag-create ng password. Ang criteria po for creating a password, dapat meron siyang apat na criteria. May lowercase letter, may uppercase letter, merong special character, at saka merong numeric, merong number. So, kailangan combination po nun para mas mataas yung security. So, ako, pagkapasok kanina dito, medyo merong, eto, naka-vacant lang yung avatar ko dyan. Pinalitan ko lang siya ng aking profile picture. Ayan, kasi makikita rin to ng mga viewer, ng mga magki-click ng aking link. Kaya pinalitan ko. So, pwede mo itong palitan. Meron naman dyan option to upload. Just click the upload icon here or your upload box. And then, para mag-upload ka na ng picture na gusto mo. So, konting background po about dito sa pinaka-profile natin. Makikita mo dito yung initial, yung dalawang link. Ito yung ating tinatawag na white label site. Ito yung ating online sales presentation. Gagamitin mo to kapag merong mga tao na nagtatanong sa'yo about Front Row. This contains the video presentation. Okay? Mamaya mas papakita ko po sa inyo na mabilis. While ito naman kabila, for product purchase, ito naman is kapag magpupromote ka ng mga products natin. Okay? Naka-SRP po yung prices nito. Okay? Hindi ka dito bibili kasi meron kang sariling shop na doon ka bibili na naka-members price. Gagamitin mo lang ito, itong for product purchase na to na link kapag you're promoting the products or kapag merong someone na gustong bumili sa'yo sa link mo, you can provide them with your shop link. Okay, klarado ba yon? Then, nandito rin yung account number mo, tsaka yung upline, and then yung tatlong tab, meron tayo ditong my profile, business profile, and my earnings tab. Mapansin ninyo, baka yung iba nagtataka, bakit kaya hindi nagmamatch yung balance sa left at tsaka yung sa old system at tsaka yung ngayon. So, hindi pala siya talaga totally mag-sync. Yun po yung aking napansin, merong nadagdag, merong nabawasan. Merong mga members, ako dito nakausap kanina, na totally yung kanilang balance na wala. Okay? So, normal lang yan kasi talaga tinatransition pa po natin lahat. Pero, observe lang po natin yung system. Pero right now, good thing na up and running na po ito. Siguro may mga ilan lang bagay na kinukumpleto. Okay? So, meron tong ilang mga option dito na pwede mong ibuin yung iba, pwede mong edit while the rest are untouchable. Okay? For example, sa personal particulars, this contains your details. Ayan. So, mapansin mo, hindi siya pwedeng baguhin. Ito po yung na-register natin. Okay? Kung ano yan nandyan, yan talaga. Yan yung hindi mo siya mababago. So, nationality, hindi mo rin siya mababago. Pati itong mga bagay nito. Identity number, yung ID number, pwede mo itong palitan. Pwede ba siyang palitan? Oops, hindi rin ma-edit. Date of birth, yan, date of birth lang napapalitan. And then, itong gender napapalitan din, spouse napapalitan din. Kapag na pang spouse, yes. Okay, and then save mo lang kung meron kang babaguhin. On my case, siguro baguhin ko yung aking birthday. Mamaya na, kasi malalaman yung aking edad. Okay. Sa beneficiary information, naka-disabled to. I'm not sure kung bakit, pero i-enable nila yan para malagyan ng beneficiary. Okay, skip natin yan. Contact information, this is where your email address and your phone number is naka-encode. So, kung ano yung email address na nandito, yan yung sasenda ng mga OTP. As well as kung ano yung phone number na nandyan. So, mahalaga yung dalawang bagay na yan. Alright? Address information naman, this is where your products will be shipped. So, ito. Example. Since ang feature nga ng website natin ay pwede tayong mag-order ng products. Sabihin natin ako, nasa bahay ako and then hindi ako makakapunta ng office pero need ko ng products. So, pwede akong pumunta dito sa shop natin, dito sa taas. Punta ako dito sa shop. And then, pwede ako dito mag-order ng products ko. This is at member's price.
Ibig sabihin, 50% discounted. Yan, for example, Lux White. It is at 1,490 members price. Kapag rinig ko to, ayan, makita nyo naman, add to cart. Pwede akong mag-add to cart. And then magkakaroon ng checkout. Ayan, nandiyan sa, meron ng number 1 dito sa ano. Pwede ko na itong i-checkout. Ayan, let's see, total 1,490. After nyan, i-process ko yung payment. Sabihin natin, nagbayad ako. Now, dito sa address na ito, right now, hindi pa available yung shipping, okay, yung delivery. Kasi yun yung sabi na ako sa nito kahapon, parang this week kailangan mo nang mag-prepare para sa transition na to. Kasi what if nga, 1,000 sabay-sabay mag-order, di ba? Medyo ma-hassle yun sa mga staff natin na nasa main office na magpapakin ng mga products natin. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, kung ano yung nandito sa na-address dito sa inyong shipping address, dito mapapadala yung inyong products. Okay? So make sure yung ilalagay mo dito is yung shipping address mo. Kung saan ka nakatira ngayon, wag yung address na nasa ID mo na, halimbawa yung ID mo na taga-probinsya ka pa, pero ngayon taga-Manila ka na. Basta kung ano yung address mo ngayon. Alright? Address information. Now, supplementary accounts naman, ito yung ating second account at third account. So yan, dyan yung makikita yung supplementary account natin. Alright, nakasync na po yan. And kapag clinic mo ito, itong halimbawa, second account and third account, mapupunta ka na sa profile nung second account po na yun or yung third account po na yun. Makikita mo na rin yung status nun. Okay, kung magkano yung earnings na nandun. And then, maaano mo na rin, mag-review mo na rin. No need to log in at log out. Kagaya ng process natin before, maglalog out ka kasi kailangan mong ilagin yung another account mo. And then, maglalog out ko ulit kasi ilalagin mo ulit yung third account. So, this time, magkakasama-sama na siya. Supplementary accounts po ang tawag dyan. Alright. While itong My Distributorship, ito naman yung package type mo. And, ayan, kung kailan ka nag-join, nakalagay po yan dyan. Change password if you want to mag-update ng password, nakalimutan mo. Ayan, pwede dito. While itong public profile contact, ayan, i-edit ko to. Public profile contact, dito mo pwedeng i-edit yung iyong mga social media account para ma-sync siya dun sa presentation natin at sa shop. Let's say for example, ito. Kukunin ko itong aking okay, hindi mo na. Ang gagawin ko sige, kukunin ko muna tong link ng presentation ko. Ika-copy ko to. Yan, copy. And then, ipipaste ko dito. Paste natin sa isang browser. Tingnan lang natin. So, ito ngayon yung aking sales presentation. Ito yung ibibigay ko sa mga prospect ko na gustong malaman ang business. Meron tayo dito ng sales video. Palilitin ko ng konti. Oops, masyado na palaki. Ayan, so meron tayo dito ng sales video. And then ito, nakita nyo yung details ko. Nandyan yung aking advertiser unique ID. Pero yung advertiser FB account ay nakabakante. So, ibig sabihin, kapag inedit ko itong aking user profile at inilagay ko dito sa Facebook, yung aking Facebook URL, facebook.com/JVRespeto. Okay? Kapag sinig ko siya dyan and then sinave ko, oops, please enter a valid email. Oops, kailangan ko mag-enter na ang email address ko. JVRespeto@. Ayan, social media link updated successfully. Alright? So, ang nilagay ko, nilagay yung aking link ng Facebook. Pwede ko ilagay dito yung link ng aking YouTube account. Kung meron akong YouTube, which is meron naman. And then, tingnan natin, dapat magpapopulate yan dito. Dapat malalagay siya dyan. Let's see kung malalagay. Dapat kasi nakasync yan dyan eh. Ayun. So, tama nga, nakasync siya dito. Nakita nyo naman, nagsync siya. Ayan. So, kung yung aking prospect ay napanood itong video presentation na nandito and meron siyang tanong, pwede niya akong reach out dito sa dalawang contact details ito sa Facebook ko. Pwede niya ito i-click, ma-redirect na siya sa aking Facebook account. Pwede niya akong message doon. Or, she can call me on my mobile number na nandito sa baba. Alright, so far so good. May natututuhan. Acknowledge ko lang po yung mga umaattend sa ating broadcast ngayong gabi. Good evening sa lahat.
Yan, good morning sa lahat ng mga front row members. Sa mga hindi naman, good evening po. Ayan. Hindi ko na may isa-isa. Pero sige, proceed na tayo. Medyo mahaba-haba ito eh. Okay, proceed na tayo sa next. Balik ulit tayo. So yun, balik tayo kanina sa user profile or profile content. Public profile contact, I mean. Alright, so sinave ko na to. And then, yan yung mga pwede mong gawin sa yung profile tab. Ito yung my profile mismo. Alright. Now, meron ditong next tab which is the business profile and my earnings. So far, hindi ko muna ipapakita ito sa inyo. Ang magiging main focus ko muna ay itong dalawa na ito. And to give you some insight, siguro some tips kung paano ka makakapag-promote ng siguro ng maayos, nung hindi mangi-spammy at saka yung hindi mako-compromise ang link mo. Okay, yung hindi mapapahamak yung link mo. Alright? So itong how to join front row na to na tab at saka itong for product purchase, again ang tawag po dito ay ito yung white label site na tinatawag natin. Okay? Sa unahin po muna natin itong shop. Share ko yung aking screen. Wait lang guys ha. Oops. Lampas. Wait lang po. Alright. Yan, unahin natin ang ating... Ayan. So, we'll be discussing about the white label site. Ito nga po yung dalawa. Isa para sa presentation at isa para sa product purchase. Pero bago tayo magtuloy, titingnan ko muna. Baka meron pong mga questions dito. Pwede ko po na i-cater na mabilis. Yan, may mga tanong na about pag-encode ng pay-in. Ang pag-encode ng pay-in po ay through the online. Mamaya po, makikita nyo po yon dito sa ating sa aking ibibigay na sample. Okay po. Sasagutin po natin yan, pag-encode ng pay-in. Pero for now, ito muna. Yung white label site po natin ay first, meron po tayong tinatawag na online shop. The online shop, ito po siya. Yung kanina pinakita ko po sa inyo. So, there you go. Share ko muna ulit. Ito. Ang gawin mo is i-click mo ito, itong for product purchase or pwedeng dito sa taas, pwedeng dito, kung saan man. Kapag click mo yun nasa taas na yun, copy. And then, try nating i-paste muna sa notepad para lang po makita ninyo kung ano yung link na yon. Post ko lang po dito sa notepad muna. Wala notepad ko. Ayan. Ang gawin mo, pag nakopya mo siya sa cellphone mo, kung gamit mo ay mobile device, i-save mo ito sa iyong notepad para hindi mo na kailangan pumunta lagi sa iyong saan maba? Hindi mo na kailangan laging mag-log in at mag-log out para lang makuha ang iyong ano, ang iyong link ng shop. So ito siya, i-paste ko. Ayan. Oops, napalaki masyado. Ayan, ito yung link ng aking online shop. So kapag meron akong i-market na products, pwede ko itong i-attach sa post ko. Or pwede ko rin ibigay sa mga nagtatanong sa akin kung bibili sila ng products. Okay. So, tingnan natin kung anong itsura. Kapag ito clinic, ilalagay natin dito sa isang browser sa Opera Mini. Try natin. So, let's see. Kapag may nag-click dito na mga prospect or mga buyers, dito sila magpupunta. Meron din dyan details ng advertiser para talagang alam nila na bumibili sila under mo. So, on this case, tingnan natin, allow. Ayan. Ayan, mapansin ninyo, meron rin na naka-profile, nandiyan yung picture ko, meron yung advertiser, unique ID, yung aking FB account, mobile number, and then nandiyan yung mga products. And this is price at members price, 2,880. Ayan o, alakayin natin ng konti. Mapansin ninyo, ang pricing niya ay yung members price natin. So, the customer can directly order the products dito po sa site mo na ito. They can add to cart. Pag nakapag-add to cart sila, they can process the payment. Ang available na payment pa lang right now ay Visa, PayPal, MasterCard. Let's see, try natin. Try natin kung bala-bala mag-order ako. Add to cart. And then, let's do the checkout. Try natin. Alright, after nyan, hindi pa available yung delivery na option. Ang available pa lang ay personal pickup. Ibig sabihin ng personal pickup,
pwede nilang kunin sa mga office na malapit sa kanila. Okay. Pero kapag naging okay na yun sa delivery natin, ilalagay yun na option dito. Possibly sa katabi nitong personal pickup na ito. So the customer, i-review niya lang yung kanyang order. Sabihin natin na okay na, lock slim. And then proceed to check out. Ayan, dito na yung ating checkout page. So, dito sila mag-fill out ng kanilang details na pagpapadalhan. Ayan, dyan. And then, they can pay through yung iba't ibang mga debit card, MasterCard natin. If they have credit card or any bank na merong Visa, MasterCard, pwede. Alright? So, ganun. Balik tayo. Alright, so that's the online shop. Ngayon, ang gawin mo, pwede mo itong i-save sa iyong notepad. Or, para mas madali, ito yung isang tip na matuturo ko sa iyo, pwede mo itong i-shorten. Ang tawag ay URL shortener. Ang gagawin ko, pupunta ako sa isang site. Ang tawag sa site na yun ay bit.ly.com. Ang tawag dito ay URL shortener. So, ito siya. bit.ly.com. Para mangyari, itong aking mahabang link na to, pwede ko siyang paikliin into something na kaya kong i-memorize. So, for example, pupunta ngayon ako sa bit.ly.com. Let's see. bit.ly.com. Ayan. Tapos, iso-shorten ko yung mahabang URL na yon. Oops. bit.ly. Mali. bit.ly. May na-click lang ako na iba. So, ayan, let's see. So, ganito po yung aking gagawin. Log in, para na iba na yung tsura ng ano, ng bit.ly. Alright, and then log in. Oo nga, mukha na iba na siya. Ayan, ito po. Ako, meron ako mga existing dito na ginamit na bit.ly. Ang purpose po nito, number one, gusto ko pong ito, mga insight na lang po ito ha. Ito hindi to kasama, pero sabihin ko na rin. Ang purpose kung bakit itong mahabang URL na to ay i-shorten ko siya, number one, para madaling ma-recognize, madaling masaulo. Kaya kong i-memorize. Pangalawa, para matrack ko kung merong nagkiklik at merong bumibisita. Kasi, when you have an account dito sa bit.ly.com, this is a free website. Pwede ka mag-create dito, mag-sign up dito for free. You can track everything, yung mga nagki-click dyan. Kung gaano karami, kung marami bang nag-click, para mamomonitor mo. Hindi ka nagmomonitor blindly. Hindi ka nanguhula, may nag-click kaya sa aking link or wala. So dito, pwede mo siya ngayong matrack. All you need to do is to create an account, sign up an account, para ka lang isa sign up sa Facebook. Pag nakapag-sign up ka na, may makikita ka dyan na create button. Click mo tong create button na ito. Palakihin natin ng konti. Ayan. So, pinalaki ko ng konti. And then, ipipaste ko dito yung aking shop link. This is my shop link. Alright? And then, ipipaste ko dito sa paste long URL. Pagka-paste ko dyan, click create. Yan, ito na ngayon. So, I have here yung customizable na bit.ly link. Pero pwede ko pa itong palitan, i-customize. So papangalanan ko muna to, let's say JB Front Row Shop. That's the title of my link. All right? And then itong customizable link, pwede ko tong palitan ng pagpalagay natin ano? FRJV Shop. Ano siya? Case sensitive. Hindi pwedeng kung ano yung isinulat mo dito, yun yung gagamitin mo. Hindi pwede na, halimbawa, FRJB shop. Tapos yung shop ko ay malalaki lahat. Or ganito na lang, gagawin ko lahat na ano. Yan, FRJB shop. And then save ko. Try natin kung magsisave siya. Dapat magsisave to. Yan, save natin. Yun, link has been edited. So I have successfully converted yung aking mahabang link into a shortened link. So, ito na siya, bit.ly FRJB shop. Ngayon, kung ikaw ay nagtatanong sa akin about how you can order a product na hindi ko member, itong bit.ly FRJB shop, ito yung bibigay ko sa iyo.
So, to test it out, ang gagawin ko, ikokopya ko to, kakopy ko to, ipipaste ko dito sa ating URL or address bar. Yan, tingnan natin. So, dapat, ang pinaste ko na dito is yung maliit. Ito guys, oh. Ang ipipaste ko dito ay yung maliit, yung nakabitli na. So, kapag linik ko ito, dapat mapupunta siya sa shop ko. Alright, let's see kung mapupunta siya sa shop ko. So, there you go. Napunta pa rin siya sa shop ko. So, I have, hindi ko na kailangang kunin. Basta ma-memorize siya. Madali lang i-memorize FRJB shop and then that's it. Okay? So, if that sounds good to you, kung sakali nakatulong, make sure to smash the heart button. Okay? Smash the heart button. Yun lang. And then, do a share, guys. Pwede mo share yung broadcast natin. Okay, same thing. Ganun din ang gagawin ko sa aking online presentation. This is my online presentation, guys. So, ito yung link naman ng aking online presentation. Kokopyahin ko siya. Ipipaste ko muna ulit sa notepad para makita po ninyo. So, ito yung aking online presentation. Ayan, ito naman yung aking online presentation. Ang gagawin ko naman is i-convert ko rin ito, pero for the meantime, i-check ko muna talaga kung ito ba talaga ay sa akin. Okay, ito. Paste ko muna sa isang address bar. And let's see. Dapat pupunta yan sa presentation ko. With my profile picture. Dapat nandun. Yan, ito yung video presentation ko. And then, yep. So, ito yung akin. Confirm. Ito talaga yung aking video presentation. And gagawin ko ulit ngayon, i-convert ko ulit siya sa bit.ly para mapaliit ko ito. Itong mahabang link. Okay? So, click ko itong i-copy ko yung link. Punta ako sa bit.ly. Ayan. Gagawin ko ulit, magki-click ako ng create button. And then, paste long URL here. Ulitin ko. Oops. Okay na. Nag-paste ba? Ayun, nag-paste nga. So, ito na siya. bit.ly31sar. Medyo magulo. So, JB Sales Video. Ayan. So, nilagyan ko siya ng title para madali ko siyang i-recognize. And then, ito. Iko-customize ko ulit ito kasi hindi ko siya kayang isauluhin. So, I will use siguro FRJB Sales. Pwedeng ganyan. Yung kanina, FRJB Shop. This time, FRGB Sales. Ibig sabihin, sales video. Depende sa iyo kung ano yung gusto mong ipangalan. Okay? On my case, ito yung gusto ko. So, ito yung aking papangalan. Let's save it. Ayan. Pag nakalagay dito, link has been edited. Ibig sabihin, save na siya. And I can... Oops, naku, sorry. Nagdalwa pala. Nag-double F. Isa-save ko ulit. Try ko kung mababago. Ayan. Buti na lang, nabago. So, ito na ngayon ang aking link ng sales presentation. So, kanina, itong shop, ang naging link dito ay bit.ly FRGB shop. While ito, naging bit.ly FRGB sales. Yan. Yan ang yun nangyari sa kanila. Lumiit na sila into ganyang link. So, tetest ko muna ulit yung aking sales presentation. Gagamitin ko yung bit.ly na link, yan. Bit.ly FRJB sales. When I hit the enter button, let's see. Ayan. So, it's working. Ibig sabihin. And then, nakagandahan nun, eto guys, just like what I mentioned, meron siyang tracking tool, matatrack niya kung may mga nagkiklik ng link mo. Eto dito, may nakalagay dyan na 0, 0, ibig sabihin, wala pa siyang link, or wala pa siyang click. So, ngayon, ang gagawin ko is, paramihin yung click niya, paramihin yung mga nag-visit sa aking website. Is that clear, guys? Thumbs up. Para sa mga nagets yung idea na yon, you may comment ka dyan sa baba, hashtag power. Ayan. Hashtag power. Ganun lang simple. Alright. Habang nagko-comment kayo, guys, siguro, balik muna ulit ako dito. Baka mayroong mga question mamaya natin tanong. Apps Clarence, may tanong siya, isang beses nang ba mag-upload ng pics sa profile? I believe pwedeng hindi lang isa. Kasi dito sa case ko, pwede ka pa ulit mag-upload. Ayan o, kapag desktop ang gamit mo, laptop, desktop, pwede ka ulit mag-upload. Kagaya nito, may in-upload na ako, pero pwede pa ulit akong mag-upload ng iba. Ayan o,
pwede ko pa ulit siyang paltan. So siguro pumunta ka na lang, gumamit ka na lang ng isang laptop, MacBook, makiram ka, online ka, and then paltan mo yung photo na nandito. Alright, upscribe sa atin natin. Hey Ops, thank you for joining our broadcast tonight. Hello po sa lahat ng mga members natin across the globe na nanonood po ng ating broadcast na ito. So that's our online shop. Ngayon, ano yung mga features ng online shop na banggit ko kanina? Meron siyang fulfillment system na kasama. Ito yung something na exciting para sa atin kasi this will lessen our trabaho. Kasi sa fulfillment system, kapag nag-order yung tao, yung customer mo, doon sa shop mo, share ko na lang din para nakikita nyo yung ating ano. Ayan. Kapag nag-order sila dito sa shop mo na ito, okay, ngayon, pwedeng si, ang mangyayari, makaka-receive na ng order or makaka-receive na ng payment is yung centralized payment center natin, which is the office. And then sila na rin yung magpapake at sila na rin yung magpapadala ng yung items. Doon, at sila na rin yung magpapadala ng items doon sa taong nag-order. So, less effort na sa'yo. Hindi ka na pumunta ng remittance center para i-claim yung padala nila. Hindi ka na rin pumila sa office para ikaw yung bumili. Hindi ka na rin pumila sa courier or sa LBC para magpadala. So, ang gumawa na noon is yung sistema natin. Okay, ganun siya kaganda. Kaya, again, I am encouraging everyone, kung pinapanood mo tong video ngayon na to, might as well, hindi ka pa nakaka-relate kasi hindi ka pa nakakapasok. So, I would suggest na as early as possible, gawa ka ng paraan para makapag-register. Kasi kailangan po yan. Isa sa mga challenge natin ngayon is pag-process ng pay-in. Yung iba na hold kasi hindi pa sila nakaregister, hindi makapag-process ng pay-in. So, that's it for the online shop. Ngayon, mabilis naman. Ano naman yung another white label site na tinutukoy natin? Yung white label shop. By the way, ito pala yung mga screenshot niyan. Okay. Ito naman yung white label presentation natin. So, bawat isa sa atin, ulitin ko ha, bawat isa, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang link ng sales presentation. Yun po yung pinakita ko kanina sa inyo. So, using this presentation, of course, 24/7 ka nang pwedeng mag-present. Kasi bakit? Hosted na ang presentation mo online. Ibig sabihin lang nun, ang presentation mo ay, ano ba yun? Gumagana 24/7. Kahit nagle-legwork ka, kahit nagtoto ka, may table talk, nasa boom ka, hindi mo alam na meron palang nanonood ng video presentation mo. And pag nag-check ka ng messenger mo, check ka ng profile mo, or ng Facebook mo, possible na meron mga inquiries. So those are the possibilities na pwedeng mangyari since we have this online sales presentation na ito. Gets? Ngayon, ang gagawin mo is, yan nga kanina, kinopya ko yung link ng aking sales presentation, which is nandito. Ulitin ko, babalik ulit ako ha, sa my profile. Ayan, dito sa my profile. Kiklik ko lang yung business presentation na link. Tapos, eto na siya. Ayan, eto. Tapos again, eto na yung ibibigay ko sa mga tao na gustong manood ng aking video or nang malaman yung about sa front row. Clear? Alright, mabilisan lang yon. And now, punta tayo sa mas mga mahalagang topic. Okay. So, ano ba talaga yung magagawa? In a sneak peek or general overview, ano yung magagawa ng All Access natin? So, ganito po siya. Ang current process natin ngayon, ito po. Papakita ko sa inyo. Yan yung mga current na process natin since 2010 up to this time. Yan po yung ginagawa. Ano po yan? Offline presentation, boom, table talks, house to house. That's our current process ngayon. And meron din tayong manual membership or pay-in. Yan po yung nag-fill up tayo sa form. Pagka-fill up natin sa form, ipapasok yung form or i-encode yung details ng cashier or ng encoder. And then makuha natin yung products. So manual again. Meron din tayong manual payment system and remittances. Pag may nag-pay-in sa'yo na nasa malalayong lugar, ikaw yung mag-claim ng pera. Tapos, yun nga, pipila ka pa sa mga remittance center or pipila ka sa banko para makuha yung pera. And then, ipapasok ulit yung pay-in. Manual ulit. So, meron din tayong manual package product shipment. Ibig sabihin nun, yung pagpapadala natin, ayun yan, manual. Kasi ikaw lahat ng effort. And then, yung manual check claiming and encashment. So, those are the process na ginagawa natin ngayon. So, ang isa sa caption ko sa broadcast na ito, nakalagay doon, change is inevitable. Ibig sabihin nun,
kailangan talaga natin na ma-adapt na. Yes, na alam ko na yung iba na hassle, yung iba hindi nakapagpasok ng PIN ngayon, na may problema. Paano yan papasok ang PIN? Paano ko yung papapain? Hindi ba ako registered? So, na-hold yung ano, yung PIN, hindi mapasok. And ganun lang talaga kasi nasa panahon po tayo na nagta-transition tayo into a better system. So, darating yung time na mas magiging madali lahat yung proseso. Right now, syempre mabagal, mabigat. Pero what will happen kapag naging sobrang efficient na? Yung talagang maximize na natin itong system na to. So ito po yung mga mangyayari. Number one, we'll have the capability to have an online presentation na nag-work in 24/7. So ito additional. Hindi po natin siguro tatanggalin yung mga ginagawa natin na old school. Let's say, boom, table talk. Ganyan pa rin. Tutuloy pa rin po natin kasi dyan tayo nakapagpalaki. Dyan naman talaga lumaki si front row. Pero pwede natin itong idagdag. Online sales presentation, gumagana siya 24/7. Same thing, yan, we can process registration 24/7. Pwede mo siyang i-encode online doon sa online registration form. Ipapakita ko po mamaya kung ano yung itsura ng registration form para magkaroon kayo ng idea. So ito po 24/7. Bakit? As long as meron kang card, yung as long as yung pay-in mo or mag-join sa iyo, meron siyang pambayad, credit card, debit card, pwede siyang mag-process ng pay-in. 24/7, kahit close na ang office, pwede pa rin sila magana dito. Okay? Pwede rin dyan yung, nandyan din yung centralized payment, yung nabanggit ko kanina. Yung pay-in nila, o yung payment nila sa products or sa package, hindi na sa'yo didiretso. Didiretso na yan sa office, doon sa payment center natin. And then, ayan, yun nga, fulfillment system. Ito po yung nabanggit ko na si front runner ng bahala magpa-ship ng mga products natin. And ito yung malaking tulong. Yung manageability sa ating pong earnings. When it comes to our earnings, ngayon po kasi ay, di ba, kung ikaw ay nasa abroad at chumecheke ka sa business, yung cheque mo ay ano nangyayari? Naiipon. Ang nagiklaim ay si upline. Tapos, mapapa-encash mo kapag nagawa ka ng letter of encashment. Or, kapag umuwi ka ng Pilipinas, tapos ipa-encash mo talaga sa main office. So, that's the process. Pag na-polish natin itong all access na to at kapag meron na majority at kapag talagang sip na yung process natin, yung earnings mo, you will have an option to manage your earnings. Ganito po ginagawa yan. So, kung pupunta ako dito sa ating all access desktop, ayan, dito sa ating My Earnings tab, pag-clinic ko yung My Earnings tab, meron ditong option guys na ito. Ayun, accumulate my income with front row. Ito, enlarge ko ng konti. Nakikita nyo po itong option na to, accumulate my income with front row. Kapag ito, chinek, nakacheck, yan, kapag chinek, ibig sabihin, wala nang ma-re-release na weekly check sa'yo. Bakit ka mo? Kasi lahat ng income mo ay accumulated na. Magre-reflect yan ngayon sa dashboard. Magre-reflect dito yung iyong available na pera. Nakalagay sa akin, negative 3,000. Hindi ka lang kung bakit. Okay, ganun talaga. Okay. Pero, ito po yung idea. If ikaw ay OFW, nasa malayong bansa, you can choose this. Accumulate my income with front row. Ibig sabihin nun, walang weekly check eh. Ipon lang lahat ng iyong earnings. Pag naipon ng iyong earnings, meron ka ngayong option to cash out. Pwede mo ngayon i-direct transfer sa iyong existing bank account. If you have bank account sa BDO, BPI, right now, ang nakita ko dito na bank na available ay dalawa. Parang BDO and BPI. Let's see. Tanggal ko muna to. Parang kanina nakita ko dito, ayan o. Ito, bank name, Banco de Oro and BPI. Pero meron naman ditong bank not in system or bank not exist on the list. Pakayan yung mga pwedeng options natin. Pero the idea here is, mas convenient nga. Kung kinakailangan mo ng pera kagad, alimbawa may pera ka sa dashboard mo, pwede mo siyang i-transfer sa yung bank account. Yung bank account mo, ay dito mo isi-sync. Dito mo siya gagawin. Ayan. Enter mo dito yung account number, then yung address ng banko. And then yung bank code, mag-auto-populate itong bank code na ito. For example, pinili ko BDO. Ayan, meron siyang, and then dito yung account number. Dito, I believe, yung bank code na yan. Okay, well, anyway, more of this siguro pagdating na ng ilang mga araw, mas mamamaster pa natin ito. Okay, right now kasi ilan pa yung nakaka-utilize na itong system po natin. So, this is just a general idea how
will the system works in favor sa'yo. Okay? So, pwede mo rin na pag naipon mo yung cheque mo or yung income mo on your dashboard, pwedeng ipa-generate mo as cheque. Pag sumasamahan mo yung cheque mo na yun, then ipa-generate mo. Those are the possibilities. Okay? Alright, so na nasan na ba yun? Nasa, yun yung nabanggit ko na manageability of your earnings. Ayan. So ngayon, ang aking in-next na topic would be yung tinatawag natin na conversion or conversion ng online flows or basic conversion sa online. Paano mo mapapapayin or paano mo mapapabili ang prospect mo online. Ano yung flow? Paano yung flow? So parang ito, I created the 5-step flow. Ito yung magiging daloy ng prospect. Ganito mo gagamitin yung system natin. So let's say for example, ako, ang gagawin ko, step 1 is magpo-promote ako. This is the initial step, promotion. Lagi naman ganon. And sa promotion po, at the end of this slide, meron po akong ipapakita sa inyo yung mga what's working and what's not. Ano yung mga dapat na hindi mo gawin. And ano yung mga pwede, yung acceptable na paraan ng pagpo-promote. And ibibigay ko rin yung mga non-accepted. Kasi kapag ginawa mo yun, yung mga unethical way, maaaring makompromise ka. Yung link mo especially. So first step natin is laging promotion. Kahit nung wala pa tayong online, wala pa tayong all access, we do the promotion. Nagpo-post po tayo sa Facebook, nagpo-post tayo sa ibang platform, social media, iba sa Instagram. Yan yung ginagawa natin. So do the promotion. So ang magkakatalo na lang po dito is paano ka ba mag-promote? Gaano ka kasipag gumawa ng content? Gaano ka kagaling mag-create ng ideas or ano yung mga ideas na naisip mo on how you can generate more traffic? Pag sinabing traffic, those are yung mga visitors, yung mga magki-click ng iyong site, ng iyong white label site. So ngayon, sabihin natin na eto, nag-promote ako, and then nag-click sila ng link. Sa promotion ko, pwede kong ilagay yung link. So pag nag-post ako sa Facebook, ginagawa ko po yan since then. At this time, ginagawa ko pa rin. So yung aking link, ipinopost ko kasama ng caption. Okay? And then, kapag may nag-click noon, mapupunta sila sa sales presentation. So eto yung basic setup. Yung sa case namin sa team, meron kaming medyo complex na paraan. Pero this is the basic setup. Pag may nag-click ng link mo, mapupunta sila sa sales page or sa sales presentation. Okay? Dito sa sales presentation, eto syempre, dyan sila ma-educate about the business. Or dyan sila ma-educate about the products. Okay? And then, after that, pwede na mag-on the spot sila at pwedeng hindi. Okay? So, what if Apps JB, hindi pa sila on the spot? What if kailangan pa nila ng additional information? What if hindi pa sila convinced or meron pa silang mga tanong talaga? Actually, magkakaroon talaga sila ng tanong. So, ang next step dyan is yung tinatawag natin na chat flows or yung, eto yung i-handle mo na sila sa messenger mo. So, sureball ako na kapag yung prospect mo meron tanong sa'yo, ang gagawin niyan, i-message ka niya sa Facebook or sa messenger. Dyan siya magtatanong sa'yo. So, dito sa step 3 na to, pagalingan na lang sa pag-close. Okay, paano ba mag-close, i-provide mo yung mga details na kailangan niya. Let's say for example, tanungin ka niya about may mga package ba na available na iba, pwede mo siyang i-educate about those package. So ngayon, ang pagkakataluhan na lang dito is gaano ka ka-prepare. So dapat i-prepare mo na yung mga materials na gagamitin mo, yung mga photos, ayan, yung mga packages, pwede niyan kasi yung mga maging tanong nila. So dito mo yung lahat lulutuin sa chat flows. And then dyan din sila magtatanong about the shipping, tatanungin din nila, i-confirm nila, paano yung shipping, magbabayad ba ako, o yung mga ganyan, so on and so forth. So basta again, make sure na dito sa chat flow na to, prepared ka para ma-convert mo sila into pains. And then sabihin natin na na-convince mo siya, ready na mag-join. Okay? Ang last step is yung tinatawag natin na online registration. So ito yung online registration po natin. Let's see. Pakita ko lang po sa inyo yung aking link. Ayan. So, ito. So, for example, may nanood ng aking video presentation. Ayan. For example lang. I-zoom muna natin ng konti. For example, may nanood ng ating video presentation. Tapos, ready na sila. Nag-click sila dito sa Avail Package Here button. Pag-click nila ng Avail Package Here, mapupunta na sila sa online registration. Dito po, naka-tie up na to or nakasync na dito. Oops, sorry. Na-expired. Feel ko expired yung aking yung session. Wait lamang po. Aki, ngayon bit.ly
FRGB sales. Ayan. So, ito yung aking presentation. So, let's sabihin natin, nag-click na yung prospect, nag-avail package. Okay. Yan. Dito na, ito na ngayon po yung tinatawag natin na online registration form. Lahat po ng pay-ins dito na po dadaan. So, ngayon, paano ka makakapagpa-pay-in kung wala kang ganito? Dapat meron ka nito. Kasi itong registration form po na to, ito ay nakasinkin na po ito sa akin. Kumbaga, ito po ay naka, let's see, papakita. Yan, kita nyo po, may referrer ID na to. Nakatie in na to sa akin. Ayan po, nakita nyo, referrer ID, yan. Referrer, and then, yan. Ang wala na lang ay itong mga vacant upline account name, check availability, ayan. At saka yung ibang mga details ng prospect. So ngayon, kaya po sinasabi namin mga upline sa inyo, as soon as possible, gawan nyo ng paraan na makapag-register ka agad. Kung malayo ka, meron naman pong paraan, may affidavit. Basta may provide mo lamang po yung tamang requirements na hiningi ni office. Kailangan po talaga, gusto mo mag-grow, gusto mo makamove forward, gusto mo mag-times 10 ang resulta mo, well, you need to adapt sa mga changes po na ginawa ni company. Hindi naman po ito inisip ni na direct ni na Sir Sam na mga M clubs natin, ng mga top leaders natin, kung para po sa wala ito, kung hindi makakatulong sa atin. So make sure na makapag-register po tayo. Lahat po, wala po akong inaano. Makapag-register po tayo lahat. Siguro kung yung iba mga inactive talaga at ayaw, pwede naman na wag sila mag-register. Yun nga lang, kapag biglang may pay-in sila, hindi sila makakapag-pay-in kasi kailangan muna nilang dumaan din sa re-registration process. Kailangan muna kasi magkaroon sila ng account para magkaroon sila ng registration form na nakatie up sa kanila, na nakalink sa kanila. Makukuha nyo po. So ngayon, may mga question na nag-a-arise kanina. Apps JB, may tanong ako, pwede bang ako yung mag-encode sa pay-in ni downline ko? Si downline ko kasi wala pang re-registration, wala pang all access. Ang sagot po dyan, hindi po yun possible. Kasi hindi mo ma-encode ang pay-in niya. Wala siyang ganito, wala siyang online registration form. Okay? Clear po ba yun? Sana maliwanag. Ngayon, ang gagawin lang ni pay-in dyan, i-fill out niya itong mga necessary information na to. Kung anong package ang kukunin niya. So, mapansin ninyo sa ating online registration form, nakalantad na dyan yung apat na packages. Kaya most probably, tatanungin ka ngayon ni prospect, ano yung difference ng mga packages na to. So, dapat ready ka doon. Yun yung pag-uusapan nyo sa step number 3, which is sa chat flows. Okay? Clear ba tayo? And then ngayon, sa location ng branch, pwede siyang, example, bibigyan kita ng sample ha. Ang pay-in ko ay nasa, pagpalagay natin na nasa Taiwan, wala pang office sa Taiwan. So ngayon, pwede muna siyang mag-select dito ng kahit ano. Example, for example lang, Lipa. Select niya ay Lipa. Or select na natin main office, Manila. Meron ba ditong main office? HQ. Ano na nga lang, Lipa na lang. Hindi ko makita ng ano. Basta kahit alin dito, kahit alin. O ito, Santo Tomas. Pwede siya munang mag-gana dyan. I-click niya yan. After that, pwedeng i-fill out na niya kanyang first name, middle name, last name, date of birth. Dito pala sa ano, sa check location, kung alin man yun sa palagay niya pinakamalapit sa kanya, yun siguro yung pinaka-best option na sabihin natin. And then later on naman, pagka-register na pagka-register niya, kung siya talaga ay OFW and hindi niya makiklaim ang check, pwede niya kagad i-edit, i-select niya yung option accumulate earnings. Pag sinelect niya yung option na yun, hindi na rin siya check ng weekly. Ang mangyayari sa kanya is ma-accumulate na lang yung kanyang income. Nasa system, nasa dashboard. Okay? Yan, first name, middle name, last name, date of birth. Make sure na alam mo din ito kasi sure ako tatanungin ka ni prospect mo. Sasabihin niya, sir, paano ba mag-fill out dito? Tatanungin ka dyan. Kaya make sure be familiar with this. Gagawa po kami ng separate tutorial about this, how you can process pay-in using the online registration form. Yan, ito naman. Country code, phone number nila. Kailangan nila yan. Kasi kung kailangan natin ng phone number para sa all access, kailangan natin ng email, ganun din sila. Kailangan nila ng phone number at saka email. Then ID, kailangan mag-provide ng ID. Address for billing or shipping, ayan. Kung ang option nila ay ipapaship nila doon sa lugar nila, kailangan ng ilalagay nila dito ay tamang shipping address. Kung gusto naman nila ay
Basta ang ilalagay na dito shipping address. Okay? Pero may option sila kung ipapaship nila or ipipick up. Depende sa kanila kung ano yung gusto ng prospect mo. And then yan, ito naman, very common na yan, mga civil status, ayan, beneficiary. Just fill out lang. And then dito, mag-create na si prospect mo ng password niya at saka confirm password. At kapag ito, klinik niya itong subscribe newsletter, agree with terms and condition, I'm not a robot, and then klinik niya itong register distributor, magpo-proceed na siya sa payout page. Checkout page. Doon siya magbabayad. Kapag nakapagbayad na siya, boom, tapos na, registered na. And mag-update or mag-reflect na kagad yung kanyang data doon sa system, real time. So real time po ito. Hindi po ito kagaya nung sa ating yan na it takes 1 to 2 days bago mag-reflect. Error system po. Paano po yung international? Ano po yung tinatawag niya sa international, Ma'am Leia? Is it mag-member or is it paano magpe-pay-in, paano mag-order ng products, or anong unang gagawin? Ang unang gagawin, kung ikaw ay member ni Front Row, secure mo na magkaroon ka ng access. That's it. Yun po yung maging focus niyo muna. Gumawa ka ng paraan kung paano ako magkakaroon ng Front Row All Access. Kasi kapag nagkaroon ka na ng Front Row All Access, the rest will follow. Kailangan lang po natin talaga na magkaroon. Kasi hanggat hindi ka nagkakaroon ng Front Row All Access na logins, medyo may mga transaction ka na mapepend. Especially yung pay-in. Mapepend yun, mapepending. Kasi hindi ka makakapagpasok ng pay-in under you. Hindi yun mangyayari. Ang mangyayari lang, makakabili ka lang ng products kasi i-encode manually yan sa office. Makakahingin ka ng assistance kay upline kasi ipapaship niyo yung products mo. Pero unless hindi ka nagkakaroon ng login sa system natin, medyo struggle sa'yo ang papapasok ng pay-in. In fact, hindi ka makakapag-pay-in. Okay po. Aside sa bank account, ano pwede na way para maka-cash out? Sir Clinton, nasaan po kayo? Kung tinatanong Sir Clinton, aside from bank, ano yung ibang way para maka-cash out? Check eh. Kung nandito kayo sa Pilipinas, check eh. Magpa-release po kayo ng check eh. Sa office na pinakamalapit sa inyo. Yun lang po. Yung normal process natin na pag-clean ng cheque, ganun pa rin. Okay? Kung ayaw nyo ng cheque, ipunin nyo sa banko ninyo. Kung naipon nyo sa banko ninyo, i-transfer, o ipunin nyo sa dashboard. Kung naipon nyo sa dashboard, i-transfer nyo sa inyong bank account. Pag na-transfer nyo sa bank account nyo, i-withdraw nyo sa bank account. I-withdraw nyo through ATM or i-withdraw nyo through passbook. Yun po yung alternate natin. Paano pick up apps? Paano pag pick up apps gusto ng pay-in? Mas madali, wala silang babayaran na shipping fee. Yun po yung difference ng pick up at saka ng shipping address or ipapaship. Kapag gusto ni prospect na ipaship sa kanya, babayad siya additional shipping cost. While kung gusto niya nilang i-pick up, so wala siyang babayaran. Siya yung magpupunta sa office, maglalaan ng time para i-pick up sa office na gusto niya. Nag-error ng Front Row app, ganun po talaga. Ang Front Row app po, hindi pa tapos. Huwag po muna natin yan. Huwag po kayong mag-alala. Kasi third party yan, sabi ni Apps Sanito kanina, ginagawa yan kasi dyan ata. Third party app yan, yung Front Row app na yan. Pero for now, huwag po yan gamitin nyo. Makakapag-encode naman kayo dito sa website, web browser, yan po yung gamitin po ninyo. Habang wala pang update dun sa Front Row app. Apps, paano walang credit card or debit card magpipay-in? Ang process po dyan, kung walk-in, pay-in po yan or nag-pay-in sa inyo during tabletop or BOM, meron siyang 4988 nilabas. Samahan mo lang siya sa office, mag-fill out ka doon ng isang parang form na para sa pagbili ng voucher. And then yung 4988 mo, ibibili yan ng voucher. Pagkabili yan ng voucher, ibibigay sa iyo yung voucher. Yung voucher na yon, yun yung gagamitin mo dito para sa pagpaprocess ng pay-in na ito. Let's see, tingnan natin kung nasan dito yung voucher. So, check ko lang. Basta yun yung gagamitin mo para makapag-encode ng pay-in. Yung voucher na yun. Let's see, hanapin natin kung nasaan. I believe nasa checkout yan. Pag na-fill out ito, try nga natin mag-fill out. Tatry ko lang ha. Try lang po natin na mag-fill out. Ito, first name. I feeling ko hindi magpo-push through kasi kailangan ng ito, ng mga details.
Feeling ko hindi. Pero nasa checkout po yun, may voucher na pwede kang ilagay. Kapag yung voucher na in-enter mo, boom, para ka na rin nagbayad ng credit card. Pero yun nga lang, cash yung munang ibinili mo. Cash ibinigay mo sa cashier, tapos yung cashier ipinalit sa iyo voucher. Yung voucher gagamitin mo para mag-encode. Okay po? Clear yun, clear yun. Tapos paano kapag pa-ship ni customer, tapos hindi kinuha ng customer, paano po shipping fee? Ang shipping fee, laging naka-charge po yan kay customer. Sila po lagi magbabayad niyan. If hindi nila kinuha, power. Hindi, sila nga no. Sila yung, syempre, magagastasan. Hindi nila kinuha eh. Pero kung syempre, binayaran mo, kukunin mo rin, syempre. Sa ating pong 28,000 viewers, sorry, 254,000 viewers. Ayan. Good day sa inyo lahat. Good morning. Alright, and then, proceed tayo dun sa last step. Sabihin natin na nag-pay na siya. Alright, nag-pay na. Natakil na natin paano mag-pay-in pag walang credit card, paano mag-pay-in pag nasa ibang bansa. Ayan, nabanggit na po natin dyan. Paano kapag nakapag-pay na? So yun. The next process is of course, depende na po sa inyo, sa team na kinabibilangan mo. Ano yung, paano mo siya isasama sa training? Or, for example, nakapag-pay-in kayo ng mga malalayong members. So make sure meron kayong training for them. Ayan, either you mention them on some of your video, meron mga video kayo na create para mag-guide din sila. Okay, so ito po yung general process, overview, quick flow lang kung paano yung isang pay-in, makakarating siya as a member. And then paano siya makakarating as a training. So from promotion, step 1, ikaw yung gagawa nito. Sales page, yung sales page naman, yung bahala mag-present na mag-present sa prospect mo. Sa chat flow, ito po yung pinakamatrabaho. Bakit? Kasi dito maraming tanong si prospect. Yan. Sasagutin mo yan hanggang sa maklose mo siya. And then sa online registration process natin, kailangan dumaan siya dito sa online registration form. And after doon, okay na siya, boom, ready na. I-add mo na siya sa training group nyo or i-invite mo na mag-attend ng mga trainings or refer mo sa nearest apply mo na pinakamalapit doon. Okay? Cool ba yun? Okay? Cool tayo doon. Punta na po tayo sa pinaka, I believe siguro hindi mga pinaka, pero I believe makakatulong sa lahat. Ito po yung tinatawag kong mga etiquettes kahit papano. What's working and what's not. So, I believe, importante na malaman natin. Kasi, ako po, kagaya ko dati, isa po sa mga way ko ng pagpo-promote ay yung nag-i-spam talaga ako. Magbubukas ako ng maraming chat box sa aking desktop. Siguro mga 10, 7, mga ganun na chat box. Tapos, pagkabukas ko ng ganun, i-message ko yung template sunod-sunod. Hanggang sa na-flag na ako. This time, di ba, nagkaroon ka ng idea, uy, paramihan lang pala na makakapanood or mag-click ng link, baka may mag-join na sa akin. So, ito po, sasabihin ko sa inyo, honestly, ito, based on experiences namin, kasi ilang years na po sa online marketing, kahit pa paano nakita ko na kung alin yung nagko-convert at alin yung hindi. So, right now, this will serve as a reminder para po sa lahat. Sana rin po maabutan to ng ibang mga members na hindi pa ginagawa ito. So, ano muna yung hindi mag-work? What's not working? Ang hindi po mag-work dito, ito. Hindi po mag-work yung template messaging na sasamahan mo ng link. Hindi siya mag-work, lalo na yung tinatawag natin na spamming style. Na, yun nga, yung kagaya na binanggit ko kanina. I-message mo sa messenger yung 10-15 na tao na naka-active. Nasasamahan mo ng link, hindi po yan mag-work. Ang mangyayari po, wag naman sana, pero possible na mamark yung link mo as a spammy link and then hindi na siya magsesend. So, tsugi ka. Hindi mo na ngayon magamit yung yung link mo. So, reminder, wag nyo, alam ko, excited ka mag-promote, pero wag mo siyang isasama sa spam. Paano ba nakukonsider ang isang bagay na spam? Kapag yung activity mo ay, yung flow of activity mo, walang nababago. Example, open ang chat box, paste yung template, hit enter, open ang chat box, paste yung template, enter, open chat box, paste, enter, open chat box, paste, enter. Same activity. Natitrace po yan ni Facebook yung activity mo kung pare-pareho. So, ang mangyayari, i-claim niya na yung activity mo naman ay spamming. So, ngayon, ma-flag ka. And then, ang malala pa dyan, kapag yung link mo na markahan nila, naging flag link ito kapag
Basta hindi mo na masasend talaga siya, totally. Hindi, kapag tinaray mo sa Messenger i-send, hindi na siya magsasend. Kapag binura mo yung link, magsasend yung message mo. Pero kapag idinagdag mo ulit, hindi na magsasend. So, yan yung iwasan nyo. Huwag kang mangi-spamming. Okay? Kung clear ito sa inyo, i-comment mo dyan sa baba, no to spamming. Ayan. Kung malinaw to sa'yo, okay? Huwag mong gagawin na kasi hindi to para sa akin. Ito para sa'yo. Kapag ginawa mo yan at na-flag ang link mo, sorry. Hindi mo siya mapapakinabangan. Okay? Comment mo dyan sa baba, no to spamming, kung maliwan ito sa'yo. Okay, so on the other hand, ano naman yung pwedeng alternative natin na may papalit? What's working? Kung hindi gumagana itong link messaging or template messaging, ano yung gagawin natin? Pwedeng ganito. Ayan. Itong gagawin mo. Iku-qualify mo muna yung prospect bago mo ibigay yung iyong link. Ayan. Apps JB, ano po yung ibig sabihin ng iku-qualify? Ibig sabihin, ang mga taong sasendan mo ng link mo ay yung mga taong interested lang talaga. Okay, bibigyan ko po kayo ng isang sample ng mga spamming. Alam mo yung mga nagpapalike ng ganito, boto, ganyan, pageant, tapos papalike. Basta ka nalang makaka-receive ng ng message, tapos may link ipanapalike sa'yo. Anong pakiramdam na masenda ng ganon? Di ba? Walang nga eh. Hindi mo nga pinapansin eh. So, ibig sabihin, kung yung front row na yan, yung link natin, kahit gano'ng kaganda ang business natin, kung hindi natin mapapaalam sa kanila kung bakit nila kailangan panoorin yung link na isinend mo, hindi rin nila yan titingnan. So, parang ganito, sasabihin ko sa'yo, sir, bili ka gasol. Sasabihin sa'yo, ba't ako bibili ng gasol? Okay. Pero kung una, kinwalify ko muna siya, kung sinabi ko muna sa kanya, sir, para nakikita ko na nahihirapan yata kayong magluto. Ah. Ano ba yung ano? Para okay. Kasi kahoy pa yung ginagamit nyo. Sir, ito, maganda. Pwede ko sa iyong i-offer gasol namin. Ito, pampabilis. Gasol, magluto ka. Automated. Hindi, pero nakuha niyo yung point. Ganun din, yung business natin, kahit gaano kaganda, pag in-offer mo yung basta-basta yung link mo, nonsense yan. Hindi siya nag-work. Hindi ganun yung proseso. It does not work that way. The process is, i-qualify mo yung mga prospect mo. Kapag gawin mo, mag-post ka sa Facebook mo ng either testimonies, reflection, motivation about front row, ganyan. Kapag merong mga nag-comment, may mga nag-reply, may mga nag-like, ito yung mga pwede mong sendan. Example, bibigyan ko yun ng example lang. Nag-post ako sa wall. Ngayon, sa timeline ko nag-post ako, may mga nag-comment or may mga nag... Hindi mo na, wag ng comment kasi bibihira yung nagko-comment ng ganyan eh. Yung mga nag-comment ng how, automatic yan, mga interested yan. So, yung mga nag-like, pwede ko yung i-message privately. Sabihin ko sa kanya, hi, thank you for ganyan. By the way, napansin ko na taga dito ka. Estudyante ka pala ako, taga dito rin, graduate din ako niyan. And then after nun, do the four method. At kapag yan, nalaman na yung ginagawa mo na business, ayan, saka mo sabihin, okay, kung meron ba akong ipapanood sa iyo na isang video presentation na magtuturo sa iyo kung paano kami kumikita dito sa front row, magiging willing ka ba na panoorin? Okay, so with that, with qualifying your prospect, nabibigyan mo ngayon si prospect mo ng dahilan para panoorin yung video presentation mo. Kung hindi mo siya bibigyan ng dahilan para panoorin yung video presentation mo, hindi niya yan i-click, hindi niya yan papanoorin. So make sure, first and foremost, qualify your prospect. Ano yung qualification? Pwede dito yung four method. Palabasin mo at i-expose mo yung problema niya. And then, pag napalabas mo yung problema niya, saka mo i-offer yung iyong link. Okay? Clear ba yon? So, what's not working? Number two, hindi na dito mag-work yung FB group spamming with your personal link. Hindi rin po siya mag-work. So, yung maggagawa ka ng post, isi-share mo sa mga Facebook group. Tapos dire-diretso ang share. Diba ginagawa natin yan usually? Hindi na po, hindi yan talaga mag-work. Magkasayang oras. Ang gawin ninyo, when it comes to sa Facebook group, eto, pwede naman kayo mag-post, minimal posting sa mga group, pero wag yung kada isang minuto mag-share, mag-post kayo. Wag yung yung something na nakaka-damage ng ba tawag doon? Ng
community ni Facebook. Kasi kapag si Facebook matalino yan. Kapag alam na yung ginagawa ng isang user niya, something na nakakalabag sa policy at saka nakakairita, something sa iba, ginagawa niya, nire-restrict ka niya. Minsan, masusususpend ka. Pansinin mo, yung iba dito na either na Facebook jail ka na, hindi ka makapag-post sa group kasi nasobrahan. Or yung iba, hindi ka makapag-message kasi nasobrahan din ang pag-message sa messenger. So, yan yung mga possible na mangyari. Pwede ka pa namang mag-post. Wag lang in a spammy way. Pwedeng after 2 minutes. After yung nagawa ka muna ng ibang activity. Example, magpo-post ako sa isang group. Nag-post ako, may mga result. Okay, nag-post ako. May link. Ipagpalagi natin, may link din. Okay, and then may mga videos. After noon, ang gagawin ko, hindi kagad ako magpo-post sa other group. Ang gagawin ko muna, browse muna ako, and then chat ko muna ulit. Sagutin ko yung either tanong ng member ko or may nagtanong prospect. Chat ko muna sila. After noon, balik ulit ako. Pwede ulit ako mag-post ng sa ibang group naman. Makikita nyo, may ibang pattern, hindi yung isang activity na gagawin ko ng sunod-sunod, post sa group, hindi ganon. Kailangan merong iba kang gagawin. Meron bang natututuhan so far? Meron? Ayan, so again, pwede mong alternative is minimal posting, pwede sa group, pwede rin sa timeline, pwede yung may link, yes, pwede yung may link. Kapag yung mga post pa lang, pwede yung isama mo yung mga link mo. Okay? Ayan, hello po sa ating 270,000 viewers ngayon. Mamaya na ako maghahanap ng mga question. Okay, tatapusin ko lang po itong what's not. Okay, last, nandi pa. Last na to. What's not working? Hindi dito mag-work yung FB ads na lalagyan mo ng personal link. Yung caption, tapos lalagyan mo ng personal link. Yung mga nag-a-ads na dito, hindi ka natatanungin kung sino, pero tuloy mo lang yung pag-a-ads. Kung ikaw nag-a-ads, tapos gusto mo lagyan ng personal link mo doon sa caption, pwede namang ma-approve siya. Pero, ang mangyayari is possible na bumaba yung reach mo. Mape-penalize ka ni Facebook. Hindi niya isa-serve sa maraming tao. Sa konti lang. Kumbaga, hindi mo masusulit yung pera na binayad. Bakit? Dahil doon sa link. Tanggalin mo yung link. Mag-ads ka, tanggal mo yung link. Saan ko ngayon ilalagay yung link? E di sa messenger, kapag may nag-comment ng how, saka mo i-form, saka mo i-qualify, saka mo ibigay yung messenger or yung link mo ng iyong sales page or link mo ng iyong sales presentation. Or pwede rin, nag-comment sila ng how, pwede mo i-reply sa comment section. You can click this link para sa ano. Pwede sa comment section, pero wag sa mismong content. Wag mismo sa ad copy. Okay, pag nasa ad copy, nasa caption mo yung link, mape-penalize. Mababa yung reach na makukuha mo. Magbabayad ka ng para sa, paglagay natin, na magbabayad ka para sa, ng pera para makakita 10,000 na audience. Pero dahil nagdagdag ka noon, medyo may ano ka, meron kang hit or meron kang penalize, hindi mo ma-reach yung 10,000. Konti lang. Okay? So, ang gawin mo, tanggalin mo yung link. Okay? And yung link na yung pwede mong ilagay sa comment section. Pag may nag-how, po sa comment section. Dati po nag-work pa yun. Kasi dati nag-run ako ng ads, may mga link pa. Dati, walang problema. Pero ngayon, since si Facebook nagbabago-bago, pwede nyo baguhin anytime eh, kasi siya naman yung may control ng community na to. So, sa atin, wala tayong magagawa, we need to adapt. Alright? Ano ngayon yung pwede mong gawin? Pwede mong gawin is ito. Ay, nasabi ko na pala. Use messenger or comment section instead. Okay. Nag-ads ka, walang link. Okay. May mga nag-inquire. So, sa pag nag-inquire, pwede mong i-handle sa chat flow, di ba? Pwede mong i-handle sila sa inside messenger. And then, pwede doon maibigay yung link. Doon. Ang tawag po doon is yung kinakwalify mo, sinusort mo yung mga prospect mo. Okay? And then, pwede rin sa comment section, yung nabanggit ko kanina. Alright. Proceed tayo sa last. Last na to. After nito, papahinga na tayo kasi may meeting po kami. Kinapsma. Last po is yung tinatawag natin na bawal po ito. Hindi to mag-work. Ito yung tinatawag natin 100% full online dependency mindset. Hindi po ito mag-work. Yung dependent ka talaga online, tapos yun yung mindseting mo, ay, may online na, hindi na ako pumunta sa office, hindi na ako papakita kay apply, hindi na ako training, online na lahat. No, hindi po yan mag-work. Bakit? Kasi unang-una po, hindi tayo dyan lumaki. At the same time, iba yung personality development na nagagawa kapag umattend ka ng mga trainings, ng mga ginawa mo yung negosyo, natutuhan mo yung basic, yung pundasyon. Yung pong pundasyon, di ba, yun yung pag-present, pag-boom,
pag-follow up na personal, pag-attend ng mga training, pag-attend ka sa mga babaran. Iba pa rin yung personality development na mapupulot mo doon. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa isang working system lamang. So yung full online dependency mindset, hindi to mag-work. Kailangan mo tong sabayan ng trabaho. Sabi nga po sa inyo, hindi po papalitan ni Front Row All Access yung sistema natin. Kumbaga, idadagdag lamang siya. Merong ilan na mai-eliminate yung process, example na lang sa process ng pag-retain. Pero may mga marami na mariretain. Example, lalo na yung sa training po natin, leadership, tas personality development, yan po yung mga mariretain. Iba pa rin kapag lumaki ka sa training, nababad ka sa mga offices natin, namatayin ka ng NDO, nakakausap ka ng mga upline, na-expose ka sa resulta, iba pa rin po yung impact noon. Kaya ano pwede mong gawin? Ito, what's working? Yung kanina, yung, tsaka kanina, hindi po pwede na ano, na, ano matawag doon, yung full mindset, na pag nag-post ka lang, may pay-in ka na. Hindi po pwede yun. Yung bigla nag-post, bigla may nag-pay-in. Parang hindi. Kailangan dadaan lahat sila sa dito. Dadaan lahat sila sa iyo. Either i-message ka nila, i-confirm nila, mag-message sila sa chat flows or sa messenger. Laging ganyan, may i-confirm. Okay, pero yung mindset talaga ng online mo na lahat tatrabahuhin, siguro kikita ka, pero hindi yung kagaya na kinikita ng mga apply natin. Okay, kaya as much as possible, wag, ano ba yun, ang aking reminder is, idadagdag lang natin ito. Okay. Kumbaga, another strategy para mas kumita na mabilis. Pero this will not replace yung kinalakihan natin. Okay? So, I think, and sa huli, ito po yung aking masasabi, let's dominate. Ayan. Yan po yung aking pinaka-final word. Start natin, na-dominate natin yung offline, di ba? Kita natin, Front Row, Best Global Company of the Year, 3 consecutive years. Ngayon, yung online naman, start na natin na i-dominate ito. Okay? So ngayon, mag-entertain ako ng ilang mga question na nandito para mabigyan ng kasagutan po. Basahin ko, mag-read back pabalik. Hindi ko na po babanggitin yung lahat ng mga nanonood, pero good thing na nakapanood ka kahit paano nagkaroon ka ng idea paano ba gagamitin at saka ano yung mga aasahan ko when it comes to online upfront or all access. As paano po, yeah, may tanong si Apps Joyce. Rivera natin. As paano po pag may pay-in kami tapos yung dudugtungan di active at di registered sa all access? Papasok ba yon? Yes, papasok po yon. Apps Joyce Rivera. Kasi unang-una po, ang dudugtungan nyo lang naman ay kahit hindi siya registered, yung dudugtungan. Ang mahalaga po ay kung sino yung may DR. Halimbawa, Apps, kayo yung may DR. May DR kayo, pagpalagay ang DR niya si Jose de la Cruz. Okay. Si Jose de la Cruz, idadagdag nyo, spillover nyo ngayon doon sa nasa ilalim. Yung nasa ilalim ninyo, ayaw mag-registered or inactive pa. May dudugtong ba? Yes, may dudugtong. Bakit? Ang kailangan lang naman po ay, number one, yung sarili nyong registration link. Meron kayong sariling online registration link. And then, yung name lamang ng upline. Gagawin mo lamang siya na upline. Yung pagdudugsungan. Pero other than that, wala na siyang ibang role doon sa registration. Lalagyan mo lang siya as upline. After noon, mapaprocess na yung pay-in and then boom, encoded na po yung kagad. Pwede po ba siya dumiretso sa new registration? Yes, pwedeng dumiretso sa new registration. Kung halimbawa napanood, pwedeng hindi mo na siya padaanin sa video presentation. Ito, ipakita natin. Pwedeng dito mo na siya padiretsuhin dito sa online registration form na ito. Kailangan lang itong link na to, tanda mo. Ito yung direct link ng registration. Okay? Kasi kanina, bago tayo nakapunta dito, ipinadaan muna natin siya sa online sales presentation. And then, kininik nila yung avail package. Ngayon, pwede mo naman itong idiretso dito. Ayan, idiretso mo siya dito. Kapag ito, ibinigay mo sa prospect mo, mapupunta siya dito. Then, pwede siya mag-process ng pay-in. Yung pong sagot na yun ay, yung pong sagot na yun ay para kay Ma'am Betty. Hello, Ops Edward. Sabi ko ang inbox ko kanina. Hello, Ops Rob Cruz. Nandito pala si Ops Rob. Nanonood din. Welcome po, Ops Rob. Salamat po. Sana makatulong to sa mga member po natin. Si Ops Robert may tanong dito. Ay, hindi pala. Kala ko tanong. Nag-scroll back lang po ako para po sa mga tanong. May meeting rin po kami mamaya. Kinapsmack. Kasi kailangan talaga mag-meeting. At sobrang tindi ng mga mangyayari po ngayon.
Ayun, may tanong dito si Clarence. Apps, nakalagi na po ako or na-access ko na po ang aking all access. Kaso kusang nagla-log out. Ganun po talaga. Ganun po. Kasi may session po tayo. Kapag naging idle yung activity mo for a couple of minutes, mag-end yung session. Okay. Protection na rin po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. That's additional protection feature po ng site natin. Para halimbawa, example ha, bibigyan kita ng example. Nasa computer shop ka, nag-encode ka ng pay-in. Tapos, akala mo nakapag-log out ka. Akala mo lang nakapag-log out ka. Kung ano ka ngayon, tumayo ka na. Sabi mo, oh, okay na po, ate, bayad na po ako. As umalis ka, ngayon may pumasok ngayon na tao. Tapos ngayon, naiwan, nakabukas yung ano mo, yung portal mo. So ngayon, ano na, yung privacy, di ba? Hindi mo na, pwede na niyang gawin kung ano-anong gusto niyang gawin. Pwede niyang palitan ng ano, yung image, yung lagyan ng, iba't ibang pwede niyang gawin, di ba? So sa madaling sabi, para maiwasan yun, kung mag-idle ka man ng ilang mga minutes, kusa siya maglalag out, mag-expire yung session mo, tapos malalag out siya. Okay? Additional feature yun. Ganito po, bibigyan ko po kayo ng isang tip. Yung mga nakikita po natin dito sa online system natin, sa All Access, huwag natin siya muna titingnan as problem. Tingnan nyo siya as opportunity. Halimbawa, ay, naglalag out, ano ba yan? Maglalagin na ulit ako. Tingnan mo siya on a positive side, on a lighter side. Pwede mo, ay, buti na lang, naglalag out. Kasi para ano, iwas to sa hacker, kung makalimutan ko, at least safe pa rin yung aking system. Ay, ano ba yan? Nagsasend ng OTP, ang hirap. Magbubukas na naman ako ng email. And then, ma-realize mo, ay, buti na lang merong OTP para mas protected yung aking, ano, yung aking account. Tapos, ay, ano ba, mag-i-encode pa ng, ano, mag-i-encode pa ng pay-in. Eh, dati na binibigay lang naman sa ano, binibigay lang naman sa cashier. Tingnan mo yan sa opportunity. Ngayon, pagka-encode mo ng pay-in, nandiyan na. Real time, makikita mo na kagad nasa system. Dati, maghintay ka pa 2 days, 3 days. Minsan, 1 week, wala pa. Yung pala, problem list na, wala kang idea. So, tingnan lang natin, on lighter side, tingnan natin yung opportunity behind that. Okay, ganun lang. Palitan natin yung ano, yung mindset. Balik ulit tayo sa ano. Ayan. Let's see, baka meron pa mga tanong dito. Mahaba yung ibabackread ko. Wala ngayon yung aking. Ayan, may mga tanong pa. Tinitingnan ko lang po kung may tanong. Si Apps Elgin, may tanong dito. Hello Apps Elgin, thank you so much po ulit. Lalo na sa pag-assist po ng mga member ko po dyan sa Singapore po. Apps pa-announce, mga member ng Front Row na nasa Malaysia, Kuala Lumpur, we will have. Yun yung matindi. We will have a re-registration for All Access there soon. Announce ko FB and date. Wow, thank you so much, Apps. This is another good news para sa mga members natin sa Malaysia. As per Apps Elgin Hara, malapit na po tayo magkaroon ng re-registration process sa Malaysia. That's a good thing. Thank you so much, Apps. Wala pa akong grupo din ah. Parang DR din kaya dun tayo sa, ano, sa Malaysia. Apps, starting now, lahat ba ng pay-in required na dapat may email or dapat gumawa ng email? Required lahat. Lahat po required. Pag magpe-pay-in yung pay-in mo, tapos nabawa nag-on the spot, table talk, wala siyang email ngayong araw na yan, tulungan mong gumawa ng pay-in. Good, tulungan mong gumawa ng email. Ganun lang, gawa ka lang ng paraan. Wag ang titingin, ay, sorry, hindi kayo sir makakapag-member kasi wala po kayong email. Ang solution nun, 5 minutes lang. I-online mo lang ang Google. I-online mo lang ang Google mo. Palagi naman siya, sir, gawa po kayo ng email para makapag-register po tayo. Ito po yung email, ito yung gagamitin nyo sa ano. Ganun lang po kasimple. So, tayo po magiging solution provider. Okay? Hanggang sa makasanayan na natin. Hanggang sa maging sobrang casual, sobrang easy na po ng proseso na ito. Ngayon lang, medyo challenging kasi ang dami mong gagawin, di ba? Ay, hindi mo makapag-pay-in kasi wala pa lang ano, dalang cellphone, walang phone number itong ano, at as walang email. Kasi kailangan po yan, on-site. Pagka-register na pagka-register po kasi, makaka-receive na kagad si pay-in or yung bagong member ng notification na pwede yung kanyang logins naman. Pwede na rin siya magkaroon, makapasok sa Front Row All Access. Yan po yung importance niyan. Apps. Pwede kaya, sabi ni Ma'am Jing Tanael, Apps, pwede kaya na ako na magpa-shipping, sa akin manggagaling yung products kasi may stock pa ako. Ganito po, kung kayo ay magpapa-shipping, ano po ba ang plano ninyo? Ito po ay sa pay-in or ito po ba ay sa products? Kung ito ay sa product at bibilhin at gusto niyo yung products ninyo ang gagamitin para mapaship,
ganito po ang gawin nyo. Huwag nyo padaanin sa online shop. Kasi automatic kapag pinadaan nyo sa online shop, yung orders nila marireceive ng system natin. Tapos, papakihin niya ng ano, ng ating packaging team nasa warehouse or yung sino man, and then sila magpapadala. Kung sakaling i-pick up naman, edi kayo din, pipick upin nyo po sa office. And then, pag na-pick up nyo, may products na ulit kayo. Tapos, yung inyong extra products, hindi nyo na-dispose. So, ang suggestion ko, kung gusto nyo na ipaubos ang inyong pong stocks na nandyan ngayon, ang gawin nyo, pag may bumili sa inyo, huwag nyo po munang papadaanin sa online shop. Huwag muna. Para bumili sila, yung stock nyo yung nabili, and then, pag naubos na yan, pwede nyo silang lahat ng mga transaction nyo, pwede nyo nang padaanin sa ano. Pero, merong mga customer na hindi papayag na hindi sila sa website bibili kasi yung mga sigurista. Okay? So, ayun, pwedeng ganun. Pag gusto talaga sa website bumili, ibigay nyo yung ano, no choice skill, bibigay nyo yung inyong shop. Ganun po. And then, ang select na lang nila doon ay pick up, tapos ikaw yung pipick up ng items, or kung siya, kung malapit sa kanya, pwede siya mag-pick up ng items. Kung ikaw naman yung malapit, nasa ibang bansa siya, wala siyang pag-pick up ng items. Pwede ikaw yung mag-pick up and then ipa-ship mo sa kanya. Ikaw naman yung manual na magpa-ship. Ganun po yun. Shoutout po para kay Clinton. Ayan. Abs Andre. Abs Ivan. Yan, nandito rin. Mga idol natin to. Mga Lodi na upline. Thank you so much, Abs, sa pagbisita. Abs, kung may pay-in po, sabi ni Abs JV natin, kung may pay-in po yung member ko, paano po kung yung may DR nung pay-in is D... Pa nakakapag-register, pwede po ba na ako yung magpasok ng pay-in gamit yung sarili kong account? Ninakawan mo siya ng pay-in, sir. JB Jimenez. Kapag yung tao, halimbawa, ito si ako, mayroon akong member. Yung member ko, may na-DR bigla. Ngayon, yung member ko, hindi pa nakaka-register. Tapos magpe-pay-in na ito. Paano yun? Hindi po mapaprocess yung pay-in. Hindi maipaprocess yung pay-in na DR etong member ko na to kasi wala siyang all access. Bakit? Kasi kailangan po natin ng yung personal registration link. Bawat isa po sa atin may registration link. Ipapakita ko po ulit. Ito po yung aking registration link. Yan, ito. Ito po ay registration link ko. Ngayon, ang sabi niya dito, paano, pwede bang gamitin ko yung aking account para yung sa aking account ang gagamitin ko para i-pay in yung bagong DR na yon or bagong pay in na yon? Hindi po. Kasi kapag dito ko siya in-encode or kapag sa account mo siya in-encode, ikaw po yung magiging referral niya. Sa iyo mapupunta yung referral. Kakawawa naman po itong ano. Ang inyo po magiging tulong sa mga members niyo is to convince them. Yun po. I-convince sila kung talagang concerned tayo sa mga member natin. I-convince natin sila na mag-re-register. Para kapag re-register na sila, hayahay na. Yun lang naman po, isang hirap lang. Yan lang, yun lagi po yung mindset ninyo. Isang bagsakan lang, isang hirap, pipila lang or magta-travel ng konting layo para makapag-re-register. After naman nun, yun. They can do this business with convenient. Malaking convenient talaga. Okay po, approve tayo dun. App, since may mga online access na po para sa pay-in, pwede pa rin ba yung normal na pagpapamember sa, like ipapasok sa office para doon sa mga hindi pa nakapag-register? Unfortunately, hindi na po pwede. Yun po yung sagot doon. Ma'am Cass Fermante, kanina sa MClub GC, para may nabanggit na kung hindi pa mag-okay yung process, baka bigyan ng palugit na gawin muna, sundin muna yung old. Pero ito po yung tandaan nyo, kasi darating at darating din ang araw na ang time na talagang online registration po yung process natin. Ito talaga. So ngayon, as earlier as possible, isettle na po natin. Yun po yung maging focus muna, magpa-re-register. Para pag may mapapayin ka, wala kang magiging problema. Yung member mo, kapag may napapayin at nakare-register din siya, wala rin magiging problema. Okay, pero for now, sa amin dito kanina, hindi na po tinanggap yung mga pay-in na old process yung nasa form. Kasi po, yun na i-encode yun sa lumang site natin, sa lumang website. Ito po kasing gamit natin na to all access. This is bagong system po ito. Ngayon, kapag dito in-encode sa lumang site, di ba usually delayed 2 days pa, minsan 1 day. Swerte na kapag naka 1 day. Ngayon, dito sa new site, real time. So ngayon, may chance na kapag in-encode dito, inalaw pa ito, pag pinagsabay sila, possible na magkaroon ng problem list kasi dito real time.
real-time, mag-encode ka ngayon, pasok. Tapos dito, after 2 days pa. So, mangyayari problem list pag nagsabay ka ng, ano, ng pagkapasok. Nakuha nyo po, ganun yung magiging, ano, yung magiging scenario. Kaya, itinigil na kanina, hindi na tinanggap yung mga magme-member ng form. Kailangan, kung magme-member man, cash yung dala, bibili ng voucher. At saka dapat yung nakapag-DR, meron siyang re-registration. Nakapag-re-register siya. Okay po. Ah, okay. Sabi dito na Sir Jack, hindi pa daw makita ang genealogy tree. Huwag po kayo mag-alala kasi ngayon na nakapasok po tayo, marami pa yung parang hindi talaga naloloaded lahat sa system po natin. So parang kanina nagkaroon lang tayo ng konting pasilip sa system. Yeah, I understand. Kasi sa case nga po, yung aking mga balance na points, hindi po siya nagtatama, hindi siya nagtatali doon sa ano, doon sa all access natin. Merong iba mababa, iba naman tumaas. Tapos ako, meron ako negative 3,000 pesos sa dashboard ko. So wag po kayo mag-alala. Iyan po ay ayusin. Wag po kayo mag-alala. Hindi gagastos ng malaking pera si Front Row para sa wala lang. Feeling ko talagang ininvestan niya ng malaki para talagang magamit po natin ng matindi. Tanong ni Ma'am Zelda Santa Cruz Isabel. Apps, anong ko lang po. Kung sa new system po, pag pinili ang delivery, pag bumili po ng products, kahit saan po ba available po ang delivery, lalo na po sa mga bansa na wala branch, or kung saan, yan, maganda tanong lang ha, or kung saan lang po na bansa mayroong branch. Ah, ang ganda ng question ni Ma'am Zelda. Hindi ko lang paano i-pronounce. Ganito po yan, pag sa process ng shipping, ipapahalimbawa na sa ibang bansa, ang nag-order, ipapaship niya sa kanya. Tanong, lahat ba ng bansa pwede? Pwede naman, depende sa mga bansa na sobrang restricted magpadala. Kasi ang alam ko, partner natin is RAF, yun nasa main office, sila po yung nagpapadala. So, meron talaga mga bansa na sobrang higpit ng pagpapadala ng products. Example, part in Europe, ayan, sa mga Italy, napakahirap po ng ano yan. Sa mga ilang part ng Middle East, let's say Qatar, limited talaga yung pagpapadala. Russia, mahihirap yan. Mahihirap yung mga bansa na yan. May mga Iran, Iraq, mahihirap po. Hindi talaga siya napapasok ng mga shipping. So, hindi yun possible. Ang possible lang po ay kung yung mga normal na bansa na napapadala natin, regardless, or kahit pa, wala silang office. Example, Taiwan. Wala pa naman tayong office sa Taiwan. Pero kung nasa Taiwan yung prospect mo at nag-pay-in siya, gusto niya delivery, pwede masiship yun sa kanya. Kasi pwede naman tayong magpadala sa Taiwan. Japan, wala pa tayong office sa Japan. Same din, pwede magpadala po doon. Nakuha niyo po, pwede po sa mga bansa as long as merong possibility talaga na magpadala doon. Okay? Ang magiging restriction natin dyan ay hindi yung kung alin lang yung may office. Ang magiging restriction natin dyan ay kung yung bansa na yon ay talagang totally mahigpit yung pagpapadala sa kanya. So, ganun po yun. Nasagot ma'am, anong pangalan na nakalimutan ko? Si Appsmart Romance, nandito rin. Thank you so much, Apps, sa pagdaan po. Ayan, si Sir Damwel Bukad. Apps, saan po ba pwedeng mag-reset ng password? Sa link po ba mismo? Kasi naglagay na po ako ng new password tapos nag-send ulit ko ng OTP. Paano po malaman kung okay na? May makikita ka na you have successfully reset your password. Pag-linik mo yung mahabang link na nasa email, tapos nag-enter ka ng bagong OTP, bagong username, bagong password, kinonfirm mo. Kapag linik mo, meron yung bilog na merong check. Hindi ko na lang, syempre, hindi ko na madedemo kasi nakapag-reset na ako. May bilog at meron check na nakalagay, successfully reset, ganyan. Tapos pwede mo na magamit yon para makapag-login ka na. Okay? Yun yung mga basic na question lang naman yun. Yan, yung mga nagtatanong about kung paano ma-open yung All Access, medyo madali lang naman yan. Yung, may mga tutorial na po tayo kung paano ma-open. At saka madali lang naman, sundan nyo lamang po yung mga step na binibigay sa office po natin. So, tsaka may announcement po sa website. May announcement na sa website. Tsaka yung pong question na yun, medyo madali na lang. Tingnan po natin yung medyo komplikado po na nandito. Yan, yung mga bago mag-pay-in. Automatic register. Ito, actually mga bago mag-pay-in sa All Access, maganda yung tanong ni Ma'am Yolanda.
Pag nag-pay-in ba sa All Access, automatic register na, di ba? Yun sa, sabi na. So, para lang po yung All Access sa mga naka-pay-in na dati. Yung pag-re-register po natin ngayon, yung re-registration, kaya nga po, re-registration, kasi po para sa mga registered na dati, yung mga member na dati. Tayo lang po yung dumaan sa ganung proseso, nag-biometrics. Ngayon, yung pay-in mo na i-encode, dadaan sa online form, kapag dumaan siya dito ulit, papakita ko ulit, yan, kapag dumaan siya dito sa online registration form, automatic, magkakaroon na siya ng access po. Real time. Ma-email po yun, masasend yun sa kanyang email. So, hindi niya dadaanan yung dinaanan natin ng proseso. Kaya mas madali. Kaya sabi ko po sa inyo, sa atin lang medyo magtatagal. Pero kapag naka-access na tayo, meron na tayo, DR natin, sobrang dali na. Bakit? After this, meron kagad silang ano? Meron kagad silang platform. Makikita na kagad yun ang negosyo nila. Magkakaroon kagad silang sales presentation. Meron silang shop. Ang bilis. Sobrang bilis. Kaya sabi ko po sa inyo, kung apply ka tapos hindi ka pa nakapag-register, register na rin. Kung member ka naman, kasama ka kay upline para register kayo. Okay po, para siguro 1 week, 2 weeks, ibigay natin na time para ma-settle lahat ng re-registration. After noon, mas mabilis na po yan. Sa email, saan po pwede mag-reset ng password? Nasa email po. In-email po yun sa inyo. Dito po. O ito, pakita ko na din. Dito po pwede mag-reset ng password. Ayan. Ayan po ha. Ayan. Naglo-loading na po ang aking Gmail account. Meron silang sinend na email. Check nyo na lamang po yung front. Ang pangalan po ng sender ay Front Row All Access. Okay. Ayan, ito po yung sa akin. Saan ba yun? Front Row Reset Password. Yan, ito. Ito yung subject. Front Row Reset Password. Hanapin nyo po ito. Diyan kayo pwede mag-reset ng email. Yun. Welcome, apps. Salamat, apps, Mike. Yan. May question dito si Clinton. As makapagpasig ba kahit isang sabon? Yes, of course. Pwede naman. Yan nga lang, babayad din siya sa shipping. O, pero pwede magpa-ship kahit isang sabon. Try mo bro, pag meron ka ng ano, pag kaya na magpa-shipping, pag naka-enable na yung ano, yung ating shipping, yung delivery, yung option for delivery, pwede yon. Ma'am Betty Yu, yung wala pang registration dati, wala. Hindi po sila makakapag-process ng pay-in. Makakabili lang sila ng products, pero hindi sila makakapag-process ng pay-in nila. So, mag-re-register po tayo. Kung malayo ka, use the affidavit. Kung malapit ka, proceed sa nearest office natin. Ayan. Wala na tanong. May mga tanong pa ba nandito? Baka sa taas yung mga tanong. Kaso hindi ko na mag-browse. Ayan. Baka may mga question pa kayo, guys. Make sure to share this content. Hindi po to para sa iyo, para na din sa mga member nyo, para sa atin lahat. Okay? Para aware po tayo. Kasi ngayon talaga, kami mga upline sa GC po namin, pinanong talaga kami yung upstride na i-push talaga yung pag-register, i-educate yung mga member para makita nila yung urgency na kailangan nila mag-register ng, para sa All Access. Kailangan po talaga. COD na membership payment apps, sabi ni Sir Jack, pwede ba cash on delivery na membership? Membership man or order ng products, hindi po siya pwede. So, ang ating pong option dito ay pay upfront. Kailangan nila magbayad muna para makuha nila yung items. Bakit ganon? Para po maiwasan yung mga bogus buyer. Yung mga, di ba, example, Lazada. Di ba, sa Lazada, pwede kang mag-place ng order. Pagka-place ng order, i-COD mo, tapos pwede wag mo naman tanggapin. Ang mangyari, yung seller, na naggastusan siya ng shipping. Tapos yung item niya, natulog pa. Kasi napa... wait lang guys ha. Meron lang tawag si... Hold on lang guys. Let's see. Wait lang po.
Oh, apps, copy paste mo yung ano. Random letter yung username. After noon, pag na-enter mo yung username, mag-generate ka ng bagong OTP upline. O ano po to? Oh, sorry guys, tumawag si Apps. Apps namin. May meeting kami mamaya. Apps Mac mamaya. Kita-kits po tayo. May meeting lang po. So, balikan ko. Baka meron pa mga tanong dito na hindi po ako na nasagot. Balikan po natin. So, sana naging kahit pa paano naging malinaw sa mga ngayon lang naka-attend. Spend ka ng time para ma-replay mamaya yung mga items na na-discuss. Especially yun sa mga cutting overview about the system natin and yung tinakil ko na konting ethics when it comes to promoting online, ano yung mga sablay na gagawin mo or na pwede mong magawa na hindi ka aware na sablay pala yun, tapos na compromise yung link mo, na ban ka, yun, na suspend. So ayun po, wag niyo pong gagawin yun. Alright, siguro mag-end rin ako, 7:49 na, saktay natin alas 8. After nito punta po kami sa meeting, biyahe papaluwas. Aras isa pa po, sabi ni Ma'am Yolanda, gang kailan po ang registration? Kasi paano po yung inactive po? Maisipan na lang mag-active. Eh kung stop na registration, paano po? Siyempre, di pa po natin alam kung kailan nila gusto mag-active. Maganda po yung tanong ni Ma'am Yolanda. Ang sagot po dyan, wala pong expiration ang registration. Ang ating pong all access, yung pag-register, kung kailan po siya na-implement, hanggang tuloy-tuloy na po yan. So ngayon, ang problema nga lang, kung ito yung ano, ang problema nga lang, kung nag-re-register ka ng 2021 na, edi sayang, hindi mo napakinabangan, ibig sabihin, buong taong kang walang direct referral ng 2021. Maaaring umorder-order ka lang ng products noon. Pwede naman sila mag-re-register anytime. Yun po, yun yung pwede. Kaso nga lang, wala kang shop, wala kang sales presentation, yun naman wala, hindi mo manage ang earnings mo, totally inactive ka talaga. Pero pwede silang bumalik ha, yung mga inactive natin, pwede silang bumalik. Actually, perfect timing para sa mga inactive members natin. This is the perfect timing para mag-active sila. Ngayon pa na mas sisimple na po yung paraan talaga. Ang bilis, ang dali na po ng paraan ng negosyo natin. Isinubo na sa ating lahat, kumbaga binigay na lahat ni company yung paraan para alam mo yun, mas kumita tayo na mabilis gamit kung offline man yan, traditional or ito, utilize natin yung online tools natin. So, and hindi, encourage nyo yung mga inactive members ninyo, pwede nyo siyang powerin gamit po itong bagong tools natin. May question pa ba? Dami pa pala. As nagkamali yung staff sa pag-encode ng number ko. Ah, yung number, phone number. Kasi naka-disabled yung phone number eh. Siguro. Hindi ma-edit yung phone number. Sabi ni Sir Saps Reynaldo natin. Ah, Saps Ray pala to. Sorry, hindi ko kagad kayo na-recognize. Nagkamali ng pag-encode ng phone number. Ito po yung ano. Kasi kanina, tinatry ko na palitan yung phone number. Hindi siya mapalitan. Pero, possible na ito maging backup plan natin. Pakita ko po sa inyo. Kasi meron sa homepage po ng ating front row, ito. Ayan, dito sa ating homepage, meron dito sa baba, dito pala sa contacts. Ayan, dito punta kayo sa contacts tab. Meron ditong option for support. Ito naman yung mga, kung siguro kung nagkaroon ka ng mga problems with regards to your all access. Pwede nyo itong i-browse ng konti, tingnan nyo kung contact support. Ayan, tingnan niyo po yung aking option dito. Contact support. Meron dito na, ilagay mo dito first name, last name, tapos email ID, phone number, subject. Ito po yung mga pwede. Ayan, pwedeng request assistance, re-registration request, ayan, issue and re-registration, account unlock, kapag nagkaroon ka ng mga problema. Ito, change of personal information. I think this will fall under dito. Change of personal information. Change of bank details. So kapag meron tayong gustong palitan sa ating sa ating system, yung mga hindi kayang i-edit, kasi meron doon mga field na pwede mong i-edit, meron mga field na untouchable. So sa case noon, yung phone number, hindi siya kayang edit natin. So ngayon, baka kailangan natin mag-submit dito ng ticket. Ang tawag dito siguro mga reference ticket.
sa ating support. So, pili niya lang dyan yung kung ano yung inyong pinaka-ano. Pero wala pang official advice ha kung ito ay pwede na, kung pwede nang gamitin. Siguro apps, wait lang tayo sa magiging official na advice na kapag nag-accept na yung mga support natin, yung support team ng developer na to or ng website na to, kung nag-accept na sila ng request, possible na matulungan nila tayo dito. Ayan. Dito po yan sa, again, dito po yan sa contacts. Pagpunta ka sa frontrowofficial.com, punta ka sa contacts, browse ka lang ng konti sa baba. Ayan, makikita mo na yung contact support dito. And then, kung ano yung mga issue mo, pwede mo dito ilagay. Pati yung mga lockout nandyan din. Okay po. Yun, buti natanong yan. No? Buti apps, natanong ninyo. Naalala ko rin kagad eh. Naalala ko rin bigla. Paano po yung member ko sa Kuwait na gusto magre-register pero ang mga accounts nila nasa Davao? Pwede ba sila magre-register doon sa Kuwait? Sir Al Amar Pakundo, kapag po na-open yung re-registration sa Kuwait, pwede po sila. Kahit ako dito nag-member sa Pinas, pero ang re-registration nasa Kuwait, pwede naman po yun. Kumbaga, centralized naman po ang sistema natin sa Front Row. Hindi ka nire-require dito kung saan ka office nag-member, doon ka lang magre-register. Hindi po, kahit saan. Basta meron pong re-registration na process. Okay po. Apps, may deadline. Nasagot ko na ito kanina. May deadline po ang pag-re-register yung system. Wala pong deadline. Sir Mark, may tanong. As JB, paano po ba makapag-duplicate sa mga members? Huwag natin muna itong ano. Pag nag-join sila online. Oops. Teka lang, parang may point siya dito. Paano daw bang mag-duplicate sa mga member once nag-join sila online? May mga step-by-step trainings ba tayo na nakapaloob sa All Access kung paano nila gawin ang business? Makapag-close ng deal, pag-handle ng objection. So ito, more on trainings na. Ang tinatanong na ni Mark, what if yung next step, mag-join na sila. Kaya nga po yung sa kanina, sa conversion flow na ipinakita ko po sa inyo, mag-iiba-iba po kasi tayo ng proseso, depende sa team na kinabibilangan ninyo. Okay, kung ang team ninyo, ang duplication process talaga is, alam mo yun, kailangan sama, ganoon naman talaga, yung member natin, sasama natin sa mga training natin, sa mga NDO, sa BOM, tapos na-expose sa mga babara, napapakusap sa mga client, ganoon sila na na-duplicate. While sa situation ng mga member natin na nasa ibang mga bansa, nasa ibang lugar, paano sila ma-duplicate? Siguro yung duplication medyo mahirap, pero kahit paano, pwede mo silang mabigyan at pwede mo silang matulungan para kumita rin dito at saka para lumalim sa negosyo. Paano? Through giving them the trainings na kailangan nila. Sa akin pong team, nagpo-provide ako ng step-by-step training na yung mga basic natin, mga ABC, yan, mga handling objections, paano pagsagot, even yung pagpo-post, pagpo-promote, tinuturo ako po sa kanila talaga. So, sa inyong team, kung ang process ninyo ay ang process ninyo ay pang-personalan muna, tapos nakakapag-start na kayo makapagpa-join ng malalayo, maybe ang isa sa mga pwede nyo gawin for now, habang wala pa kayong tutorials, is mag-outsource muna kayo ng mga video na na-exist na. Diyan po ako nagsimula dati, hindi ko pa kayong gumawa ng tutorial ng training. So, ginawa ko, nag-outsource muna ako. Gumagamit muna ako ng ibang mga video. Pero, I would suggest, ang gagamitin po ninyong mga video ay mga video ng front row member na nagtuturo. Example, may mga video sa Naps DJ natin, may mga tutorial video din kami, trainings kami ni Naps nito, at iba pang mga appliance. Yun po yung gagamitin ninyo. Okay, para hindi siya malahukan ng ibang mga mindset, okay, ng ibang mga companies, mga ganun. So, ang tinutukoy na kasi ninyo, paano yung matutulungan ang inyong member. So, matutulungan nyo lang sila kapag natuto sila. Kapag sila natuto, yan, dyan talaga sila mas kikita. Kasi kung i-assist lang natin sila sa lahat ng pagkakataon, may pain sila, i-assist, tapos kayo magpa-process ng pain, papadala ng products, tapos hindi naman sila nag-grow, hindi naman sila natututo, ganun lang din. Parang level 1, tinulungan mo lang. Pero nung nawala ka, still level 1 pa rin sila. Pero kapag tinuturoan natin, baka nga dumating yung time na kailangan mo siyang iwan, hindi pala baka, darating yung time kailangan mo siyang i-one-to-one, one-on-one coaching. Either through video call, either through group conference, pwede yun. Yan, yun yung mga masasuggest ko. As paano po kami makapag-pay in sa bansa na di makapag-shipping ng products at wala pa office? Tinutukoy siguro dito ni Ma'am Ermi Lumapak. Example, Italy, mahirap magpadala. Qatar, mahirap magpadala.
Sa ganyan pong case, siguro konting diskarte na lang. Tanungin niyo po muna sarili niyo, ano ba ang goal ninyo? Kung ang goal ninyo siguro ay gumamit ng products. Magme-member kayo kasi gusto niyo gumamit ng products. So yung products hindi makakarating sa inyo kasi mahigpit. So negative na. Pero kung ang goal ninyo ay kumita, ang goal niyo talaga kumita ha. Kahit hindi nakakapagpadala ng products sa inyo, pwede na kayong kumita. Paano, Ops JD? Since dahil nga po dito sa all access system na to, magkakaroon ka na ng chance na maging prospect mo ang lahat ng Filipino sa buong mundo na may internet na kayang madala ng ano. Kasi po, wag na natin iisipin ang mindset natin, nandito lang ako sa bansa na Italy, hanggang dito lang yung mga Italy, yung magiging prospect ko. Mahirap magpadala dito, so negative na, hindi na ako asenso. Hindi po ganon. Since may all access system na tayo, pwedeng ang mag-pay-in sa inyo, taga Australia, taga US, taga Hong Kong, taga Macau, taga Japan, pwede sila yung mag-pay-in. Ngayon, sa mga bansa na yun, walang problem magpadala ng pay-ins. Ibig sabihin, pwede pa rin kayong kumita. Kasi nakakapagpadala, nakakapagpa-ship tayo. Ang tanging challenge lang at ang tanging concern lang ay sa bansa lang naman ninyo. Hindi dyan makapasok ng ano. Kaya hindi kayo makagamit ng products. And then, nahihirapan din kayo mag-introduce ng business dyan sa mga kakilala nyo dyan. Pero kung titingnan natin, bigger vision, kung titingnan tayo sa malayo, ang market na po natin ay hindi lang yung kasama natin sa trabaho, kasama natin sa bansa na yun. Hindi na lang po yun yung market natin. Ang market na po natin ngayon ay buong mundo na. Lahat ng may cellphone na Pilipino na naaabot ng internet, mayroon silang access sa internet, market na po natin sila. So, meaning to say, pwede kayong kumita. Pwede kayong magpalaki ng grupo. Basta meron ng sistema siguro yung inyong grupo, paano i-cater yung mga pay-ins na malalayo. Ano yung magiging training ground nila? Yun po yung aking masasuggest. Approve po. Sana approve. Sabi ni Sir Dennis Boslon, Apps, paano kapag ipapasa na yung link natin sa customer if ever gusto mag-avail ng products? Send nyo lang sa Messenger. Sinaga, Dennis, saan ako pwede mag-order ng products online? Or saan ako pwede mag-order ng products? Send mo lang sa Messenger. Eto sir, click mo tong link na to, mapunta ka na sa shop ko. Yun. Papasa mo lang, ganun lang. Ganun pa ba? Apps yung e-wallet po ba na payout like Paymaya and GCash? And GCash na apps. Sorry. Yung e-wallet po ba na payout like Paymaya and GCash na apps? Hindi ko na gets ito. Kung tinatanong mo ba kung pwedeng yung payout mo ay i-transfer sa yung Paymaya or GCash na account? Hindi natin alam, parang ang ina-accept pa lang na pwede kang mag-transfer ng iyong funds. Nandun ay BDO BPI. Yun pa lang yung bank. Meron din doon option for other bank. Ito, maglagay na nga lang ako. Parang hindi ako turo ng turo dito eh. Yes. Sorry na, ano eh. So, na-expired ang aking access. Kailangan ulit mag-login. OTP. Wait lang po. Maglalagin lang po ako. Okay, ito yung tinutukoy ni Jack. Baka tinatanong nyo, pwede bang yung payout ay i-transfer dun sa GCash at sa Paymaya? Diba mga MasterCard Visa? Right now, ito pa lang po yung option kung saan tayo pwede mag-transfer ng ating pera. Yung earnings natin na nasa dashboard, pwede po nating ipunin at pwede i-transfer sa bank. Ang meron pa lang po dito ay BDO at saka BPI. Pero meron dong option na if banks does not exist. So, hindi pa natin alam kasi wala pa nakaka-test. Hindi pa namin nasusubukan. Pero let's see. Siguro sa pag-ganon ng ilang mga araw, may makakasubok at makakasubok niyan. Hindi, malaman na, hindi pala pwede. Pwede pala. So, ganun yung ating pwede ganun. Wait lang guys, kasi mabagal. Pero anyway, nasagot ko naman siguro yung tanong mo na yun, Ja. Yun na lang. Hindi pa natin alam kung pwede nga na GCash or Paymaya yung pagsasendan mo ng payout. I'm not sure kung yun yung interpretation, kung tama yung interpretation ko sa iyong tanong. Just lang, tingin natin dito. Wait lang po. Meron pa ba ang tanong dito? Ayan. May question si Ma'am Betty Yu.
nakaka-apekto po ba sa income natin kung hindi nag-register yung mga members natin? Ano yung sagot? Tatanungin ko po sa mga viewers natin. Makaka-affect ba sa income mo as an upline kung yung mga members mo hindi mag-register? Ano po ang sagot? Absolutely yes. 100%. Kagaya na lang kanina, what if meron kang member, yung member mo may pay-in, winning side mo. Winning, ibig sabihin pag may pay-in, may kikitain ka, may match. Ngayon, hindi napasok. Dahil hindi ma-process kasi wala siyang re-register. Wala kang check eh. So, affected tayong lahat. Kaya, upline, tutulungan mo yung mga members mo. Members, makipagtulungan kay upline. Okay, ganun lang po. Ganun lang. Para, pag naitawid po natin ito, after nito, naitawid natin yung pag-re-register, also lang problema. Ay, sabi ko sa inyo, andali na ng buhay. Feeling ko andali. Andali na ng magiging proseso natin. Mas makakapag-focus tayo sa mga mahalagang bagay. Kasi example, makakapag-focus tayo sa mga special training. Kasi instead na ipipila mo pa sa remittance, iano pa sa banko, meron ka ng spare time. Yung time mo na yung magagamit mo for personality development, pa-meet up with the uplines, pa-meeting ka sa grupo mo, ayun, mapofocus natin yung mga ganun. Or invest ka sa skills, aral ka ng para ng pag-market, iba't iba. Mas makakaburdo po tayo. Auto-debit, hindi pa po namin alam. Ma'am Rems, tinatanong niya, pwede po ba auto-debit sa pay-in? Hindi pa natin po sure. Ngayon po ay basta credit card, yun pa lamang. Credit, MasterCard, Visa, yun pa lang po. Shoutout tayo sa mga Team Korea natin, Caps Edward, Front Row South Korea. Magandang gabi po sa inyo, or magandang araw. Magandang gabi po. Ayan, isang question na lang. Ask JB, sabi ni Sir Benedict Bautista. Ask JB, tanong ko lang po, may magpe-pay-in po sa Dubai. Paano ko ipapadala yung products? Ah, okay. No, ganito yung option. Since hindi pa available yung shipping, yung pa-deliver sa kanya, yung pay-in sa system, tapos ipapadeliver sa kanya, ang option dyan, ipipick up mo yung items. Magpe-pay-in. Sabihin natin, magpay-in siya sa main office. Ang ginawa ay ganito, pagpalagay na walang card, walang debit or walang credit card. Nagpay-in, padala ngayon sa iyo ng, pagpalagay natin na 18,000 kasama ng shipping, yung 15,000 ipambibili ng voucher na 4988. Tapos yung voucher, gagamitin yun para ma-encode sa online registration form. Ayan, dito sa online registration form, gusto ko laging ipakita ito. Yan, i-encode dyan. Yung online registration form, i-enter mo ngayon dyan yung details ng pay-in mo. Pag na-enter mo yung details ng pay-in mo, proper upline, ayan. Then, nag-proceed na sa register as distributor, mapupunta na ngayon sa checkout tab or checkout page. Tapos, babayaran. Gagamitin mo yung voucher na binili mo sa office. I-encode mo yung voucher. Tapos, mababayaran siya. Pag nabayaran na, syempre, nasa sa'yo na yung item. Yung item ngayon, ipapaship mo ngayon papunta sa Dubai. Pwede nga gumamit for now habang hindi pa okay yung ating ano na EMS, bill post, pwede na mapag-ship tayo sa Dubai. Pwede rin naman by RAF, RAF, or yung through Aramex, yung meron tayo sa post office. Yun, nandito sa may medyo south, sa amin sa Batangas, ginagamit namin iParcel through Aramex din. So, yun yung ginagamit namin na ano na courier. So, ganun yung setup. Ganun muna yung pwede natin gawin habang hindi pa naka-enable yung shipping option para ipadala ni office yung mga packages na pinapasok. Let's see. Sir Marlon Espelimbergo, abstinong ko lang, kailan po mag-close po ang Front Row? Tanong ko lang po, kailan po mag-close po yung Front Row Access? Kasi hindi pa ako makapag-re-register. Ah, bakit nga itinatanong niya kung kailan matatapos yung re-registration? Wala pong advice. Tuloy-tuloy po yan. Kasi tuloy-tuloy natin gagamitin yung system. So, kailan kayo magkaroon ng panahon, pero gawin niyo na para na maging mabilis. Para mas mabilis ang resulta. Mabilis kayo magkaroon ng tools, mabilis kayo magkaroon ng resulta. Alin yung tanong ni Sir John Kevin? Peace apps pasagot. Wait, na-miss out ko. Alin kaya yung tanong niya?
Apps Johns, pwede mo bang i-message? Hindi ko na-miss out ko yung tanong na yun. Ay, may mga question pa pala. Eto, may tanong dito si Sir Jenic, si Apps Jenic, natin. Sino? Jenico Matre, as may as ako, may magjo-join sa amin and yung magjo-join sa amin may bank account at yung member ko is walang bank account. Paano po yun? Ah, okay. Kung yung member mo na may bank account, di ba, ay registered na, pwede siyang gumamit ng debit card niya to process the online registration. And then yung bayad ng member mo or bayad ng pay-in, iaabot niya na lang doon sa ano, sa member mo na ginamit yung ATM card or yung debit card or credit card man niya. Yan yung unang option. Or actually, yun yung pangalawa. Ang unang option, proceed sa office. Bili ka ng voucher. Tapos yung voucher, yun yung gamitin. Pero yung pangalawa, sabi natin sarado na office, hindi na makakabili ng voucher, tapos yung member mo naman may or debit card, may credit card, tapos may nag-pay-in on the spot, pwede nga gamitin is yung prospect, yung bayad niya, sa, i-ano na lang, iabot na lang sa doon sa member mo na may card. Tapos yung member mo yung mag-encode, gagamitan niya yung kanyang credit card or debit card. Hindi ko nakita yung question ni Sir John Kevin. Kapag multiple accounts po, need po ba isa-isahin or per account registration? Or isahan lang, Ma'am Betty, kapag nagre-register kayo, isusulat niyo naman po doon yung supplementary account, yung inyong second or third account. Pero isa lang yung inyong kukunin ng username. After po noon, pag nakuha na yun, ayun, masisync na po doon, makakabit na po doon yung second account at third account. Alright, welcome po sa inyo lahat. As hindi pa po ba makita yung Genial Literacy site? Hindi pa po, tinatanong si Sir Andrew Rubio, hindi pa po makita, kanina naray ko din, hindi pa. May mga, ano pa, mga hindi pa tapos, kumbaga hindi pa complete. Siguro hindi pa naman migrate po lahat. Kasi pansinin niyo yung iba, 'di ba, kulang pa yung balance point. Sa akin kulang pa yung balance point. Yung iba naman may sumobra. Meron akong account na sumobra yung balance point. Kapag kinompare ko siya sa old system, hindi siya talaga nagma-match. So, tingnan natin yung last question ni Sir John. Kalimutan ko yung tanong niya. Parang hindi ko nabasa yung tanong ni Sir John. Ah. After po nito, end na po tayo. Yung last question. Sir John Kevin, yung inyo na lang, hinahanap ko yung tanong nyo. After noon, end na po natin. Maraming naglabasa na question talaga. Eh, ganun talaga, fresh system eh. Oops, wala na po makikita ang question dito. Yun ang kay Sir John Kevin. Ah, yung balance point, yun yung tinanong mo. Yan din pala yung nangyari sa amin. Meron pang mga ano dyan, kini namin hindi pa complete na upload. Kasi ina-upload yan from the old system, minamas upload yan papunta sa new system natin. So possible, kaya hindi nagmamatch. Kasi may mga kulang pa. Tingnan nyo yung ating genealogy, hindi pa ma-view. Okay, so yun lang. I think that's it for now, guys. Thank you so much sa lahat na nag-attend po ng ating broadcast na to. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, one last favor, do share this content. Mahalaga po yan para po sa mga member natin, lalo na sa mga, kung gusto mo magkaroon ng breakthrough this 2020, utilize po natin tong ating tool na ito. Okay, so maraming salamat, guys. See you when I see you, guys. Sa mga pupunta na main office, probably next week, nandiyan po ulit kami. So yun, kita-kits po tayo. This is JB reminding everyone, we can dominate, we can conquer. We are the unstoppable conquistador. Bye for now and see you next time. Ingat kayo lahat, guys.